Mula pa man noon ay minahal at tinatangin na ni Chantal si Jacob. Pero alam niyang hanggang pangarap niya lang ang binata dahil hindi siya ang tipo neto. Isang trahedya ang nangyari sa pamilya ni Jacob at ng mga Montefalco, dahilan kung bakit nagtungo sa probinsya si Jacob. At doon nga ay nangkin siya neto. Ang masakit ay hindi iyon alam ng binata at ibang pangalan ang sinasambit neto habang inaangkin siya. At ang pinakamasakit sa mismong araw at oras na iyon ay binayaran siya ni Jake Montefalco para huwag na makipagkita kay Jacob. Paano pa nga ba niya malalampasan ang lahat? Subaybayan po natin ang kwento ni Jacob Andrade Montefalco at Chantal Buenavista. Jacob, nakatawang sigaw ni Camille sa binata. Huwag ka nga masyadong mabait. Don't let me win. Ngumisi ang binata at pinatakbo ang kabayo palapit sa dalaga. Kasalukuyan silang nasa Villa Montefalco. Hindi ako nagpapatalo. Sadyang magaling ka lang talaga. Napairap si Camille. Walang larong hindi ka magaling, Jacob. Minsan mo na natalo si Kuya Lucas sa pangangabayo. At ako naman, never ko siyang natalo. Kaya imposible rin na sa lahat ng pagkakataon ay natatalo kita. Napayo ko ang dalaga sa kahinimas ang ulo ng puting kabayong sinasakyan. Napapailing na nakangiti si Jacob. Mga babae nga naman, kapag pinapanalo mo, nagrareklamo. Kapag natalo naman, nagrareklamo pa rin. Sabay na bumaba ng kabayo ang dalawa at naupo sa batuhan habang nakatanaw sa papalubog na araw. Mas kitang-kita sa lupain ng mga Montefalco ang napakagandang sunset. Jacob? Mahinang sagot niya na hindi niya pinagkaabalahang tingnan ng dalaga na sa kanya na pala nakatitig dahil nakatutok ang kanyang paningin sa magandang sunset. I like you. Mabilis na wika neto. Natigilan si Jacob. Naibaling niya ang tingin sa dalaga sa kahit umatamang tinitigan. Kung hindi, dahil sa mga pinapakita neto na itong mga nagdaang buwan, ay gusto niya sanang matawa sa sinabi neto. Ngunit alam niyang seryoso ang dalaga at hindi niya gustong saktan ito. Pero mula pa man noon, ay kapatid lang talaga ang turing niya rito. I don't know why you're doing this, Cam. Ani niya rito. I have known you since childhood para hindi ko malaman kung alin sa mga sinasabi mo ang totoo sa loob mo. But whatever your reasons, gusto kong malaman mong hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Para sa'kin, you're one dear sister. Next time na lalabas tayo, tiyakin mong ipapakilala mo na ako sa isang special someone, ha? Banayad niyang hinawakan ang buhok ng dalaga saka iyon ginulo. But Jacob... No, don't say anything. Agap ng binata na nag-aalalang tinitigan ito. Pagkatapos ay tumayo na. Inalok ang kamay dito upang lalayan itong tumayo. Hanggang sa may hatid niya ito sa mansyon ng mga Montefalco ay walang kibuan ang dalawa. Nang makita niyang pinagbuksan na ito ng mayordoma ay saka lamang siya tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Kung ang utos sa kanya ang susundin niya, ay napakadali lang sa kanya na maging sila ng dalaga. Ang utos sa kanya ng kanyang amang si Michael ay ang ligawan at pakasalan nito. And he loved that brat, but it was a different kind of love. That of a brother to his younger sister. Many times he wished na kontrahin ang gusto ng ama pero pinipigil niya ang sarili. Dahil ang kanyang inang si Jella ang pinagbubuntunan nito ng galit at yon ang hindi niya mapapayagan. Sa garahe pa lang ay napunan na niya na naroroon ang sasakyan ng kanyang ama. Ang alam niya ay may darating na foreign investor ngayon sa maliit na negosyo nito, kaya naman nagtataka siya kung bakit ito naroon ngayon.
Sinumpong na naman ba ng arthritis ang kanyang ama? Inihilera niya ang kotse sa naroon pang dalawang sasakyan. Pagkatapos ay pumasok na sa bahay. Kuhanin mo sa trunk ang mga gamit ko, Aryan. Utos niya sa kasambahay at nagtuloy-tuloy ng pumanhik sa taas. Dediretso na sana siya sa sariling silid nang marinig ang mataas na tinig ni Michael. Napahinto sa paghakbang si Jacob. Pinag-iisipan kung sisilipin at aalamin kung bakit nag-aaway na naman ang mga magulang. Nagkibit na lamang siya ng balikat at tutuloy na sanang muli sa silid nang marinig ang sariling pangalan na isinisigaw ng ama. Huwag mo akong pakialaman sa inuutos ko kay Jacob, Jella. Hindi ko kailanman kinontra ang anumang bagay na pinapagawa mo kay Jacob, Mike. Mga bagay na alam kong wala na sa lugar na sadya mong pinapagawa sa anak mo. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Mariingwi ka ni Jella. Si Jacob na unti-unti ang ginawang paglapit ay hindi makapaniwala sa determinasyon sa tinig ng ina. Buong buhay niya ay ngayon lamang niya narinig na nangadwiran si Jella sa asawa sa ganoong tono. Mas lalong napukaw din ang kuryosidad niya upang makinig. At ano ang masama sa gusto kong mangyari? Iyon ni Michael sa asawa. Pinaliligawan ko sa kanya ang dalaga ni Ryan Montefalco. At kung magkagustuhan sila'y, edi ipakasal. Masama ba yon? Hindi nga ba at halos kapamilya na ang turing mo sa mga Montefalco? Lalo pa at asawa ng kapatid mo ang kapatid ni Ryan? Hindi mo ba gustong mas lalong magkalapit ang pamilya natin? Napapailing si Jella. Mula noon hanggang ngayon ay wala ka pa rin ibang gusto kundi ang mausan sila. Hindi mo pa rin matanggap na nalugi ang negosyo mo dahil sa kapabayaan at pagsusugal mo at hindi sila ang dahilan nun. Shut up, Jella! Dahil sa awin ng magkapatid na Ryan at Jake, kaya pati negosyo ko ay nadamay. Nangako silang mag-invest sa kumpanya ko. Pero anong ginawa nila? Hinayaan nila akong malubog. Nakipaglapit lang sila sa akin para agawin ang mga foreign investor ko. Kaya hindi-hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nahihigitan. Galit na wika nito. Then, why did you marry me? Hindi ba dapat na itanong mo yan sa sarili mo, Jella? Tumaas ang sulok ng bibig nito sa tila ismid na patingin sa asawa. Ano ang ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Jella. Well, ako, alam ko kung bakit kita pinakasalan. Eh ikaw, Jella, bakit mo nga ba ako pinakasalan? Nagahamon ng tonong tanong ni Michael. Hindi agad nakasagot si Jella roon. Napanunok siya at umiwas ng tingin. Ano pa nga bang maaaring dahilan kung bakit kita pinakasalan, Mike? Mahal kita. Isang malakas at nanguuyam na tawa ang nag-echo sa master bedroom. Si Jella ay napatayo mula sa sofa at hindi malaman kung ano ang gagawin. Mahal? Hiyaw ni Michael sa kanya. Alam mo bang sa loob ng 25 years na pinagsamahan nating dalawa, ay ngayon ko lang narinig sa'yo ang salitang yan? Alam mong hindi ako ganun ka-showy, Mike. Muling tumawa ang lalaki. Of course, you're not showy. How can you demonstrate something you didn't feel, darling? Alam kong wala kang pag-ibig sa akin, Jella. At gusto kitang palakpakan sa pagtitiis mo sa akin sa loob ng maraming taon. Pero hindi mo na itago sa akin iyon, mahal kong asawa. You're submissive, alright. Minsan man ay hindi mo tinanggihan ang mga ginagawa ko sa'yo kahit na sa maraming pagkakataon ay binabastos kita sa kama. Pero malamig ka pa sa yelo. Ani nito na nalilisik ang mga matang nakatitig sa asawa. Nagkakamali ka, protesta ni Jella. Shut up! Agap na lalaki. Nahintukutang napaatras si Jella sa talim ng mga mata ng asawa. It doesn't really matter kung may pag-ibig ka sa akin o wala. I have never loved you either. Na
pinapahugot ng paghinga si Jella at nalaki ang mga mata. Si Jacob na nakikinig sa labas ay nadilihan. Hindi nito gustong patuloy na makinig sa pinag-aawayan ng mga magulang, but the conversation have gotten this far at hindi siya makapaniwalang maririnig ang ganoon sa ama. Halos maglabasan ang mga ugat sa kamay ng binata sa tindi ng pagkakakuyom. "Oh yes, darling," he smiled in satisfaction. "Pinakasalan kita dahil inakala ko na matutulungan ka ng kapatid mo para sa negosyo ko. The fact na asawa pa man din siya ni Jake Montefalco. Subalit, nagkamali ako." Napasubsob sa mga palad si Jella. Gusto niyang pigilan ang paghikbi. Pagkatapos ay tumingala sa asawa. "May pera ka pa rin ngayon, Mike. Pwede pa din tayong mabuhay ng kahit papaano ay maging hawa. Hindi mo na kailangan makipagkumpetensya." "No, hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging mas mayaman, Jella. At ikaw, hindi ka na titigil sa trabaho mo sa kumpanya ni Jake hanggat hindi ka nakakalispal ko ng pera. At gagamitin ko rin ang anak mo para paligawan si Camille nang sa ganon kapag pinamanahan na ni Ryan ang anak niya ay tiyak na mapupunta iyon kay Jacob bilang asawa niya." Napatayo si Jella sa narinig sa asawa. "Wala kang karapatang idamay ang anak ko sa mga plano mo." "Ha, anak mo?" Nanguuyam ang tinging binigay nito sa asawa. "Tama ka nga naman doon, Jella. Anak mo lang si Jacob." Isang malalim na pagsinghap ang kumuwala kay Jella sa pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa matinding kaba. "Did you really take me for a fool para hindi ko malaman ang totoo, ha, Jella?" "Eh, hindi kita maintindihan, Mike," sagot niya na halos mawala na ng kulay ang mukha. "Huwag kang magmang maangan." Galit na baling ni Michael sa kanya na bahagya niya ang ikinaatras. "Oh yes, Jella. Alam kong hindi ko anak si Jacob." Si Jacob na nasa labas ay tinulos sa kinatatayuan sa matinding pagkabigla. Si Jella naman ay bahagyang tatag ang nagpanatili upang hindi mawala ng malay. "Nagdadalang tao ka na ng pakasalan kita. Tinanggap mo ang alokong kasal upang magkaroon ng ama ang bastardo mong anak." Buong pagkasuklam na sabi ni Michael. "Eh, hindi totoo yan, Mike. Gusto niyang mawala ng malay sa sandaling iyon o di naman kaya ay bumuka ang lupa at lamunin siya nang sa ganon ay hindi na lumabas pa ang lihim na matagal na niyang tinatago." "Huwag na nga tayong maglukuhan pa, Jella. Paano ako magiging ama ng anak mo gayong hindi ako maaaring magkaanak? Kinumpirma ng mga doktor sa ibang bansa at kahit dito sa Pilipinas ang masakit na katotohanan iyon. Hindi sapat ang similya ko para makabuo ng isang anak." Si Jacob na nasa labas ay butil-butil ang pawis na naglalabasan sa noo. Tumaas baba ang dibdib sa galit sa ina, sa kanyang ama, and with that bastard who fathered him. Akma niyang itutulak ang pinto nang marinig muli ang tinig ni Michael. "Gusto kong malaman ang totoo, Jella. Sino nga ba ang ama ni Jacob?" "Nakikiusap ako, Michael. Kalimutan na nating lahat ito. Ikaw ang kinikilalang ama ni Jacob. Hindi pa ba sapat iyon?" Ani ni Jella sa nagmamakaawang tinig. "Sino ang ama ni Jacob, Jella?" Giit ni Michael na ang tingin pinupukol sa asaway, kulang na lang ay patayin ito. "Buhay pa ba siya? Baka naman pinagtatawanan niya ako sa aking likuran dahil inako ko ang bastardo niya." Si Jacob na nasa labas ay parang nauupos na nakandila sa natuklasang lihim ng pagkatao. Iyon ang sagot sa maraming katanungan sa isip niya kung bakit minsan may hindi niya nararamdamang minahal siya neto. "Eh, hindi alam ng ama ni Jacob na ipinagdadalang tao ko ang anak namin at wala akong balak ipaalam pa." Tuluyan nang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Jella at muling binagsak ang sarili sa sofa. "Kung nagkasala ako sa'yo, parusahan mo ako. Pero
kalimutan na nating lahat ito, please. Sa pagkakataong iyon, ay napahagulhol na siya ng iyak. Hindi ako kasing sama gaya ng inaakala mo, Jella. Kahit papaano, ay pinagpapasalamat ko ang katapatan mo sa nakalipas ng mga taon. Hindi ilang beses kitang pinasubaybayan. At isa pa, naitago ng presensya ni Jacob ang isa sa mga lihim ng pagkatao ko na kung malalaman ng iba ay lalo lamang akong pagtatawanan. Humugot muna ito ng bundong hininga bago nagpatuloy. Siya, sige, pinapatawad na kita. Pero mula sa mga sandaling ito ay wala kang karapatang panghimasukan ang mga plano ko para kay Jacob. Agap ng lalaki bago pa man makahugot ang hininga si Jella. Hindi ko kailangang makarinig ng anumang salita mula sa'yo sa pagnanais kong maging asawa ni Jacob si Camille at alam mong susunod sa akin si Jacob, Jella. You really can't be serious, nahihintakutang ani ni Jella. Ngumisi ang lalaki sa tila matagumpay na paraan. I have never been more serious in my whole life. Pakakasalan ni Jacob si Camille at tutulungan mo ako doon, Jella. No, please. Huwag na sa mga Montefalco. Ani niya sa nagpapanik na tinig. Huli na para ikalma niya ang sarili. Natigilan si Michael sa kamariing tumitig sa kanya. Pinapahiwatig na matinding pagtanggi niya ang pinakaingat-ingatang lihim. Jella, halos hindi na lumabas sa bibig ni Michael ang pangalan ng asawa sa matinding galit. Marahan siyang napaatras sa tokador pero hindi hinihiwalayan ng titig ang mukha ni Jella na nagbabadya ng iba't ibang emosyon. Ngunit ang mas nangingibabaw roon ay ang guilt. Don't tell me na isa sa magkapatid ng Montefalco ang ama ng anak mo, Jella. Sabihin mong hindi. Halos hindi lumabas sa tinig ni Michael ang mga salita. Si Ryan ba? Sigaw na dugtong neto. Hindi, Mike. Please, tigilan na natin ang usapang ito. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi si Ryan. Kung ganon, si Jake Montefalco ba? Ang asawa ba ng kakambal mo ang ama ni Jacob? Naisubsob ni Jella ang mukha sa dalawang palad at humagulhol. You could have offered yourself to the devil and I wouldn't care, Jella. Pero hindi kay Jake. Hindi si isang Montefalco. Halos manginig ang laman ni Michael sa sobrang galit. Si Jacob na nasa labas ay inuntog ang ulo sa dingding sa matinding panggigilalas. Si Jella ay patuloy lamang sa pag-iyak habang si Michael naman ay binuksan ang top drawer ng tokador at inilabas ang isang baril sa kapinasok sa baywang ng pantalon. Michael, no! Hiyaw ni Jella. Subalit, nasa labas na ito at pabalandrang binuksan ang pinto ni hindi napansin si Jacob na nasa gilid ng pasilyo. Halos takbuhin nito ang hagdan. Michael! Michael, please! Hiyaw na habol ni Jella. Sinalubong siya ni Jacob at hinawakan sa magkabilang balikat. Ma? Jacob? Hilam sa luhang napatingala si Jella sa anak. Gusto ko marinig sa bibig mo ang katotohanan, Mama. Seryosong ani ng binata. Halos magalawan ang panga niya sa matinding galit at halos bumauna rin ang mga daliri niya sa balikat ng ina. Saka ko na ipapaliwanag. Jacob, please. Papatay ni Michael si Jake at walang kasalanan si Jake, anak. Wala. Nagpumilit itong kumawala sa pagkakahawak ng anak at patakbong bumaba. Sa bungad ng hagdan ay biglang huminto si Jella at nilingon ang anak. Sa tingin ni Jacob ay tila tumanda ang ina ng maraming taon. Kung mahal mo ako bilang iyong ina, Jacob, nakikiusap akong ihatid mo ako sa opisina ng Montefalco, anak. Ani ni Jella sa gumagaragal na tinig. Ilang sandali pa'y nasa labas na ang mag-ina sakay ng kotse ni Jacob. Dalawang sasakyan lamang ang pagitan ng kotse nila at ng kotse ni Michael. Nakatiim ang mga bagang na binata habang mabilis na nagdadrive. Si Jella ay patuloy ang agos ng mga luha. Abot-abot ang kaba sa dibdib. Hustong nakapasok sa compound ng kotse ng mag-ina
ay palabas naman ng kotse nito si Michael at nagmamadaling pumasok sa building. Hindi pinansin ang pagbati ng security guard at ng ilang empleyado na kilala na siya bilang asawa ni Jella. Nagtuloy-tuloy ito sa elevator at halos tabigin ito ang naroong mga empleyado na baka sa mukha ang pagtataka. Tumawag ka ng ibang security guards at sumunod kayo sa opisina ni Jake. Utos na Jella sa gwardyang naroroon sa kadumiretso ng lakad patungo sa elevator. Si Jacob naman na naiwan ay napamura na makitang wala nang ina at parehang okupado paakyat ang dalawang elevator. Mabilis na tinungo niya ang hagdan. Si Jake ay kasalukuyang pinapakita sa isang foreign investor ang isang miniature ng gusaling balak nitong itayo sa ibang bansa. "Don't you find the whole property too small?" tanong ng foreigner habang sinosurvey ng paningin ang miniatures na nasa gitna ng silid at nakapalibot ng salamin. "The owner of the neighboring lot is hesitant to sell yet, but my agent will take care of that. The whole area is approximately 5 hectares and..." Hindi natapos ni Jake ang sasabihin dahil sa biglang pagbukas ng pinto. "Michael?" Wika ni Jake sa biglang pagpasok ni Michael. Pagkatapos ay binalingan ng foreigner. "Mr. Johnson, I want you to meet..." Ani ni Jake na muling nahinto na makitang mula sa pantalon nito'y hinugot ni Michael ang isang baril. Ang foreigner ay nanlaki ang mga mata na biglang umatras sa tabi. "Ano ang ibig sabihin nito, Michael?" "You bastard! Papatayin kita!" Itinaas na ito ang baril kay Jake. "Sadya mong pinain sa akin si Jella upang pakasalan ko at mabigyan ng pangalan ang anak mong bastardo. Hayop ka, Jake. Ito ang pinakamalala sa lahat ng ginawa mo sa akin, ninyong magkapatid, at hindi kita mapapatawad." "Michael, wag!" Sigaw ni Jella na tinakbo ang asawa, subalit tinulak lang din siya neto at muling tinutok ang baril kay Jake na gulat at pagkalito ang nasa mukha. Mabilis na tinakbo ni Jella si Jake kasabay ng pagputok ng baril. "Jella!" Mabilis na tinakbo ni Jake ang patumbang babae at sinalo ng mga bisig. "Ma!" Nahintakot ang sigaw ni Jake na dinalawang hakbang ang kinalalagyan ng ina. Ang mga security guard ay akmang hahawakan si Michael, subalit umatras ang lalaki. Itinutok sa mga ito ang baril, pagkatapos ay tinutok muli kay Jake. "Hindi kita paliligtasin, Montefalco. Magsama kayo ni Jella sa hukay." Isang putok pa uli ang pumailan lang. Ang security guard ay hindi makapaniwalang na baril nito ang isa sa may tuturing ng kamag-anak ng may-ari ng kumpanya. Sa labas ng pasilyo ng ICU ay naroon si Jake at si Jacob. Gayun din si Jana na kararating lang. Ang dalawang lalaki ay parehong malayo sa isa't isa. Si Jana naman na hindi alam kung ano nga ba ang nangyari ay punong-puno ng pag-aalala ang mukha. Ang alam lang niya ay delikado ang lagay ng kakambal. Sabay-sabay na natuon sa pinto ng ICU ang mga mata ng tatlo na lumabas ang doktor. "Sino ang anak na pasyente?" tanong ng doktor sa kanila. Mabilis na lumapit ang binata. "Ako po, kumusta ang mama ko, Dok?" Umiling ang doktor at hinawakan sa magkabilang balikat si Jacob. "She wants to talk to you. You have a few minutes." Hindi pa halos natatapos ng doktor ang sinasabi ay binuksan na ni Jacob ang pinto at pumasok. "Oh, Jake!" Nalulumong yumakap sa asawa si Jana. Si Jake ay halos mamanhid ang mga panga sa kakaigting. "I'm sorry, Mr. Montefalco. Ginawa na namin ang aming makakaya pero fatal ang tama ng baril sa dibdib niya." Tumango si Jake na tumingala kasabay ng pagyakap ng mahigpit sa asawa. Sa loob naman ay ginagap ni Jacob ang kamay ng ina. Sinikap hindi tumulo ang nakaambang mga luha. "Mama," he whispered hoarsely. "Jacob, son, I'm sorry," bulong ni Jella. "Shh, don't talk," agap niya rito.
Walang kasalanan si Jake, anak. Ako ang may kasalanan. Sadya ko siyang nilasing noong araw na iyon. Suminghap ng hangin si Jella bago nagpatuloy. He was so repentant that he blamed himself for what happened. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nangyari dahil kapapanganak lamang ni Jana noon kay Lance. Mama, please. Let me talk, please. Nakikiusap ang tinig ni Jella. Ako dapat ang pakakasalan niya noon kung di lang ako naratay sa ospital. Kinainggitan ko ang naging buhay ng kakambal ko sa piling ni Jake. Iniisip ko lagi na akin sana iyon. Akin dapat iyon. Kaya naman isang gabi, nilasing ko siya. Hindi ko akalain na magbubunga ang isang gabi na iyon. Hindi alam ni Jake na pinagbubuntis kita noon. Mahabang litanya ni Jella. Sa magkabilang sulok ng mata ay walang tigil sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Gustong mabasag ng mga bagang ni Jacob sa pagpipigil ng emosyon. I love him, son. May isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jella. Hindi ko pinagsisisihan ang maiksing sandaling iyon sa piling ng iyong tunay na ama. I have treasured it through the years. Iyon lang ang nagsilbing lakas ko para makisama kay Michael. Itinaaseto ang kamay sa mukha niya. And I love you too, my son. Ikaw ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay ko. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Jacob. Nagsisikip ang lalamunan niya sa binibigil na pag-iyak, but tears rolled down anyway. Pinapatawad mo ba ako, anak? I love you so much, Mom. Sagot niya sa basag na tinig. Hinagkan ang kamay ng ina, pagkatapos ay tumingala at pinuno ng hangin ang dibdib. Gusto kong makausap ang tita Jana mo, anak. Pakiusap ni Jella sa hirap ng tinig. Mabilis na lumabas si Jacob. Nang magbalik, ay kasama na ang mag-asawa. Jella, kinagap ni Jana ang kamay ng kakambal. Please, forgive me, Jana. Wika ni Jella na sinimulang umamin ng kasalanan. 3 linggo na ang nakakaraan matapos ihatid sa huling hantungan ang mag-asawang Jella at Michael. Nakabalik na rin sa ibang bansa ang ilan nilang kamag-anak. At sa loob din ng mga panahong iyon ay parang estranghero sa isa't isa sina Jake at Jana. Ang 3 anak ay pawang hindi rin alam kung paano tatanggapin ang mga pangyayari. Kausapin mo ako, please. Pakiusap ni Jake kasabay ng pagpigil sa braso ng asawa nang akmang papasok sa loob ng silid si Jana. Ilang linggo mo na akong iniiwasan, patuloy niya. At ano ang gusto mong sabihin ko sa'yo, Jake? Ani ni Jana na mababa ka sa tinig ang pait at sakit. Huminga ng malalim si Jake saka tumingala sa kisame sa nahapong anyo. Eh, hindi ko din alam. Ano nga ba ang maaari kong ikatwiran sa mga nangyari? Ipinaliwanag at hiningi ko na ng tawad sa'yo ang hindi sinasadyang pagkakamaling iyon. Muli, humihingi ako ng tawad. At paano ko gagawin iyon, Jake? Gayong kapatid ko ang sangkot. Nagbara sa lalamunan ni Jana ang huling sinabi. I love you, Jana. Alam mo yan, hindi ko ginusto ang nangyari. I'd rather die kaysa gawa ng masama ang kahit sino sa pamilya mo. Alam mo rin iyan. Matagal kong dinala sa dibdib ko ang pagkakasalang iyon. At gusto kong ipagpasalamat na hindi ko nalaman hanggang sa mga sandaling ito ang tukol kay Jacob. Or else, I would have lost you, Jana. At hindi ko kaya iyon. Tiningala ni Jana ang asawa. Her eyes filled with so many emotions. At paano mo na lamang hindi ako mawawala sa iyo ngayon, Jake? Tumiim ang mukha ni Jake sa pagkakataong iyon at naningkit ang mga mata. Don't you ever tell me that, Jana Montefalco. Pinagbigyan kita sa nakalipas na araw na huwag makipag-usap sa akin dahil walang hindi naapektuhan sa atin sa nangyaring trahedya. But I'll be damned kung paihintulutan kitang manatiling ganyan ang pakikitungo sa akin. Huminga ng malalim si Jana.
Gusto kong sabihin sa iyo to, Jake. Babalik lamang sa dati ang lahat kung tatanggapin ka ni Jacob. But that's unfair. Wika niya, subalit pumasok na sa silidang asawa. Tumiim ang mukha ni Jake. Isa pa iyon sa problema niya. Hindi pa rin kasi bumabalik si Jacob. May palagay siyang naroroon ito sa lugar kung saan lumaki si Jella. Napabuntong hininga siya. Sa kabila ng lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay naroon ang galak na anak niya si Jacob. Abay, nariyan ka na pala, Chantal. Ani ni Nana Melba sa dalagang sumungaw sa pinto. Oh, ano ang resulta ng exam ninyo? Matamis na ngumiti ang dalaga. Ano ba naman ang bago doon, Nana Melba? Of course, I topped the exams. Aniya, nanilapag ang mga gamit at umupo. Huwag mo nga kung English yung bata ka. Naaaliw na wika neto. Bakit? Wala po ba akong karapatang mag-English? At saka, mabuti na rin iyong pinapractice ko po ang English ko para pag nag-apply po ako sa malalaking kumpanya sa Maynila ay madali akong matatanggap. Umiling ang matanda. Hindi ko naiintindihan, anak, iyang pinagsasabi mo. Kung bakit naman kasi sa Maynila mo pa gustong magtrabaho, eh may mapapasukan ka naman sa bayan kapag nakatapos ka. Anito, naitinali ang sayang inilabas sa tokador. Hinagod ng tingin ng matanda ang dalagang tila nangangarap. Hanggat maaari ay hindi gusto na matandang pumunta pa sa Maynila ang dalaga dahil baka mapahamak lang ito roon. Bata at maganda si Chantal, pinong kumilos. Kung wariin ay hindi laking probinsya. Ilang binata na rin ang nagtakang suyuin ang dalaga, subalit pawang ng abiko. Sa Maynila ay maraming magandang oportunidad, Nana, sagot ni Chantal. Subalit ang totoo ay pangalawa lamang iyon sa dahilan niya. Tiningala niya ang matandang inaayos sa pagkakabuhol ang buhok sa likod. Tinatansya ang sasabihin. Alam ba ninyong may kapatid ang inay sa Maynila, Nana? Nagsalubong ang mga kilay ng matanda. Base sa kwento ng mga magulang mo, ay wala silang kamag-anak, iha. Ang pagkakaalam ng matanda ay galing Santa Ana ang mga magulang ni Chantal. Ayon rin sa kwento ng ama ng dalaga, si Brando ay pinala na natanggap ni Eleanor ang ina ni Jella at Jana bilang katiwala sa buong kabahayan. Dahil sa likas ng masipag at may alam sa agrikultura, ay mas lalo siyang pinagkatiwalaan ng ginang. At makalipas lamang ang isang buwan, ay dinala neto ang mag-ina neto sa malaking bahay upang doon na manirahan. Si Chantal ay 13 years old na ng panahong iyon. Si Clara, ang ina ng dalaga, ay likas na tahimik. Kung minsan pa nga, ay malungkutin at laging nakatanaw sa malayo. 16 years old si Chantal at nasa huling taon sa high school nang magkasakit si Clara at bawian ng buhay. At 2 taon lamang ang nakalipas, nang bawian din ng buhay ang kanyang ama nang mapasama ito sa lumubog na ferry boat. At si Chantal, sa edad na 18 years old, ay tuluyan ngang naulila. Dahil wala namang malapit na kaibigan ng mga magulang, ang mag-asawang Ronald at Melba ang kumupkop sa dalaga. Hindi naman nahirapan ang 2 matanda sa pagpapaaral sa kanya dahil kalahati lang ang bayad sa pinapasukang kolehiyo sa bayan dahil part-time scholar siya. Bukod doon ay may kaunting perang naiwan sa bangko ang mag-asawa na siyang unti-unting ginagamit ni Chantal sa anumang personal na pangangailangan. At saan mo naman nakuha iyang tanong mong baka may kapatid ang mama mo sa Maynila? Ha, Chantal? Hindi iyon sinagot ng dalaga. Nalaman niya ang tungkol sa kapatid ng ina nang minsan maghalungkot siya ng gamit at di sinasadyang makita ang diary neto. Doon niya nabasa na may nakakatandang kapatid na babae ito. Siya nga pala, dadalawin ko ang tata Ronald mo sa ospital sa bayan, Chantal. Baka bukas ay makalabas na ang tatang mo. Ani ni Nana Melba nang hindi sumagot sa tanong neto ang dalaga. Baka gabihin na din ako sa pag-uwi. Ikaw na ang bahalang magluto ng hapunan, ha? At kumain ka na rin. Bilin ito. Sige po. Si Jacob nga po pala.
Tanong niya. Isang buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Ayun at tanghaling tapat ay bote ng alak ang inaasikaso. Kanina ko pa nga pinagsasabihan. Sobra po siyang nasaktan sa pagkawala ng mama niya, nana. Ani niya na may bahid ng lungkot at simpatsya ang tinig. 2 linggo na rin narito si Jacob at sa loob ng panahong iyon ay hindi sila gaanong nag-uusap. Kung hindi man kasi ito umiinom sa library, ay naroroon ito sa talampas at tinatanaw ang dagat. Gusto niya itong lapitan, pero hindi niya alam kung paano. Isa pa, kahit naman dati, ay bibihira siyang kausapin ng binata tuwing magbabakasyon ito. Maliban sa ilang beses na tahimik na pagtingin sa kanya ng binata, ay hindi na ito nagsasalita. At kaya nandito ngayon ang binata ay para magpalipas ng pighati. Ako may nahihirapang tanggapin na wala ng aking si Jella. Gumaralgal ang tinig ng matanda sa pagkabanggit sa alaga. Mula ng pakasalan niya, ang lalaking iyon ay halos bihirang umuwi rito si Jella. At kung umuwi naman, ay nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Alam kong hindi maligaya si Jella sa piling ni Michael. Isa pa uling buntong hininga ang ginawa nito. Hinawakan niya ang kamay ng matanda bilang pag-alaw rito. Bahagya naman itong napangiti. Oh hala, at aalis na ako. Pagkakain mo'y ikaw na nga ang pumanhig sa lalaking iyon at tanungin mo kung ano ang gustong kainin. Opo, nauutal na sagot niya. Hindi pa nangyaring inutusan siya ni Nana Melba na panhikin ang tinuturing na ring apo. Pagkaalis ng matanda, ay lumipad sa silid niya ang dalaga. Nagbihis siya ng duster, pagkatapos ay lumabas na. Hindi na muna siya kakain. Mula sa likod ng kusina ay lumabas mula sa malaking dining room ang dalaga patungo sa malaking sala at nagtuloy-tuloy sa study room. Nakaawang ang malaking pinto. Isang marahang katok ang ginawa niya. Nang walang sumagot ay tinulak niya ang pinto. Si Jacob ay nakasubsob sa mesa. Nakatumba ang bote ng alak na ang natitirang laman ay natapon na lang marahil dahil basa ang sahig at may bahagya pang laman ang bote. Ang baso nito ay nasa carpet. Isang buntong hininga ang pinakawala niya bago yumuko at tinampot ang baso saka nilagay sa isang tabi kasama ng bote ng alak. Pagkatapos ay tinitigan ang binata. Her eyes sparkled with secret emotions. Noong mamatay ang inay, hindi ko din alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat. Banayad niyang kausap dito kahit alam niyang hindi siya neto naririnig. Naroon ka kahit sandali lang. Iyon ang 2 beses na nakita kita. And in your own way, you comforted me. Nanariwa sa isip niya ang pangyayaring nilapitan siya ni Jacob. Nasa tabing dagat siya noon at umiiyak. 1 linggo nang naililibing si Clara pero hindi pa rin siya maubusan ng luha. Nagulat pa siya nang marinig ang mga yabag ng kabayo. Si Jacob. Ito ang 2 pagkakataong nakita niya ang apo ni Ma'am Eleanor. Pumilis ang tibok ng puso niya at mabilis na pinahid ang luha. Pumaba ito ng kabayo at nilapitan siya. I'm really sorry about your mother, Chantal. Wika ni Jacob na ginagap ang mga palad niya at kinulong sa mga palad nito. Hindi maintindihan ng dalaga kung paano patitigilin ang sunod-sunod na tibok ng dibdib. Hindi niya rin maintindihan kung bakit dumating si Jacob at ano nga ba ang ginagawa nito roon. Hindi ba sinasadyang makita siya nito habang namamasyal siya sa palibot ng lugar? Nung una niya itong makita ay sa libing ni Eleanor at wala siyang natatandaang kinausap siya nito. Ang tanging natatandaan niya ay nahuli siya nitong nakatitig dito habang nasa masoleyo. Agad siyang umiwas ng tingin sa pagkapahiya. Michael stayed only for 1 day. Si Jella at Jacob ay nanatili pa ng 1 araw matapos ang libing at mula sa malayo ay tinatanaw niya ang binata. Kung ano man ang damdaming bumangon sa kanya ay hindi niya alam. She was only 15 then at ito naman ay 20 na and out of reach. Mula sa malayo ay tinatanaw niya ito
habang nakikipagkarera ng kabayo sa mga Montefalco. Kinainggitan niya ang magandang si Camille na bata lamang sa kanya ng 1 taon. Si Jacob ay laging nakatawa kapag si Camille ang kasama at kausap. At minsan ay pinangarap niyang sana ay siya na lang si Camille. Kailan ka dumating? Aniya sa bagong iyak na tinig. Ni hindi niya naisip na napaka-pamilyar ng tanong niya para sa isang hindi naman talaga magkakilala. Pero bakit mahigpit nitong hawak ang mga kamay niya at bakit siya tinititigan nito na tila ba siya ang pinakamagandang babaeng nakita nito? From Paris or from Manila? Pareho. 10 minutes ago from Manila. Bumitaw ang isang kamay ni Jacob upang pahirin ng thumb finger nito ang kumuwalang nag-iisang luha. 2 weeks ago from Paris. Gaano ka katagal dito? Uuwi din ako mamaya. Kailangan ako sa opisina eh. Hindi nga alam ng papa na umuwi ako rito. Sa mama lang ako nagpaalam. Chantal felt so disappointed. Kung bakit, eh hindi niya rin alam. Ano ang sinadya mo rito? Hindi yun sinagot ni Jacob. Sa halip ay lumakad patungo sa kabayo at sumampa rito. Halika na, iahatid na kita. Malapit ng humapon. Anyaya nito na inabot ang kamay. Walang emosyon sa mukha nito. Lumapit ang dalaga at inabot ang kamay ng binata saka siya sumampa sa likod nito. Iyakap mo ang mga braso mo sa akin at baka ka mahulog, utos nito. Ganito ba? Nag-aatubili niyang isanalikop ang mga braso sa katawan nito. Closer and tighter, Chantal. Baka mahulog ka dahil patatakbuhin ko na mabilis ang kabayo. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata habang sinasamyo niya ang mamahaling pabango ng binata. Her arms around him, her chest on his back. Ang init mula sa katawan ng binata ay tila balsamo sa murang damdamin niya. Subalit, hanggang sa may baba siya ni Jacob sa tapat ng bahay nila ay hindi na ito nagsalita. Gayunpaman, she treasure those moments. Muling nanumbalik sa kasalukuyan ang isip ni Chantal na muling tinitigan ang binata. At lalo ka na marahil na namimighati dahil bukod sa pagkamatay ng mama mo ay nalaman mo palang anak ka ni... Biglang tinakpan ng dalaga ang sariling bibig. Hindi nga pala niya dapat alam iyon. Lakas loob na ginising niya ang binata. Jacob, marahan niyang tawag na sinabayan na banayad na yugyog sa mga balikat ng binata. Uy, Jacob! Umungol ang binata. Muli itong niyugyog ng dalaga. Biglang nag-angat ang ulo si Jacob at bahagyang dumiretso ng upo. Nagsasalubong ang mga kilay na iniikot ang swivel chair paharap sa kanya. Chantal? Hindi ka pa nananghalian, Jacob. Muling nadikit ang mga kilay ng binata. Dumb lunch. Pagkatapos ay muli naman sanang susubsob sa study table. All instinct ay nagapan ni Chantal ang binata na hindi naman ito sa mesa nakaharap kundi sa kanya. Sa halip na sa mesa ay sa dibdib niya nasubsob ang binata. At dahil sa bigat nito ay nawalan siya ng panimbang at bumagsak sila sa carpet. Nasa ibabaw niya ang binata at ang isang kamay nito ay sa dibdib niya napahawak. Napasingap siya kasabay ng panlalaki ng mga mata. Si Jacob naman sa pagitan ng kalasingan at katanuan ay tinitigan ng dalaga. Chantal, bulong nito. Ang dalaga ay tinulos sa binagsakan. Pinigil ang paghinga dahil unti-unting gumagalaw ang kamay ni Jacob sa dibdib niya. Kung ang utak niya ang susundin, ay dapat na siyang bumangon, tumakbo at lumabas ng silid na iyon. Subalit, tila na estatwa na yata siya sa pagkakadagan sa kanya ng binata. Kakain na, Jacob? Ani niya na tumas baba ang dibdib sa matinding kaba. Of course, sagot ng binata na dinaas ang isang kamay at nilagay sa likod ng ulo niya at inangat mula sa carpet and kiss her.
ng laki ang mga mata ng lalaga. So soft. Bulong neto sa mga labi niya. His tongue tasting the petals of lips before kissing her heart. Nanatiling ng laki ang mga mata ni Chantal. She couldn't decide whether to close or open her eyes. Those lips, she often thought in her fantasy, moving on hers. At may kung anong init na gumagapang sa katawan niya, pababa sa kanyang puson. Jacob, pinakawalan niyang pilit ang mga labi. She was breathless and she's scared now. I need you, Shane. Please, baby, don't deny me this. Tila nakikiusap ang tinig neto. I have wanted you for so long. Anito, then his lips on her again. Isang hindi may paliwanag na damdamin, takot at kalituhan ang sama-samang nasa dibdib ng dalaga. May sinasabing pangalan ng binata na hindi niya kilala. Shane. Gusto niyang itulak ito at tumukbo palabas ng silid na iyon. Masakit isipin na ibang babae ang nasa isip ni Jacob habang hinahagkan siya. But she adored and loved this man. She couldn't even remember when she started caring and loving him. Habang nagtatalo ang isip niya, Jacob rained kiss after kiss on her. His hand moved down first to one breast and then the other. Jacob, huwag mong gawin to, please. No, Shane, please. I need you now so badly. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Then, he pressed his thighs to her young body. Lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga. Eh, hindi ako si Shane. Halos bulong na lang na lumabas iyon sa barado niyang lalamunan. Yes, baby, you're my Shane. He whispered back bago muling inangkin ang mga labi niya. Jacob explored the softness of her mouth. Then, he gently bit her lower lip. He remembered longing to do just that. Then, he sucked her lips gently before thrusting inside her mouth again. She stopped her protest. Hindi na siya makapag-isip ng matino, lalo na nang sinimulang tanggalin ng binata ang kanyang saplot. His mouth covered one hardened peak that she jerked. Pagkatapos ay gumapang muli ang kamay neto pababa na lalong ikinapanlaki ng mata ng dalaga. His one hand lowered the annoying short down along with her panties. Now, she's really scared. Nakita niya pa ng hubarin ng binata ang pantalon neto and it's too late to run. Nakadaga na sa kanya ang binata. Jacob touched her everywhere. He kissed her everywhere. He's so hot and he wanted to be inside her. Naramdaman niya ang masikip na bagay na iyon. Bakit ba ang daming sagabal? He tried again nang may muling pumasok sa bahagi ng isip niya. May pilit itong kinapa sa bulsa. He needed that soft rubber whenever he made love to a woman. For protection, just in case she gets pregnant. Pero walang makapa ang kamay niya. Dump that rubber. He can't stop now. He need her now. To think that she was moist, soft, and sweet. And he couldn't wait. Ano man iyong sagabal na masikip na iyon ay hindi dapat naroon. In one swift push, he was there. And he almost shouted in triumph. He cradled her in his arms and whispered hoarsely. I'm sorry, Shane. I'm sorry. Ani niya na hindi alam kung bakit niya nasabi iyon. He was sorry but he didn't want to stop. He wanted her so badly that he couldn't get enough of her. Gusto nitong magtagal pa doon at patagilin ang hindi may paliwanag na kasiyahan. But he was so helpless to do so. Napaungol pa si Jacob as his climax came and drained him. Pagkatapos ay binagsak ang sarili sa tabi ng dalaga holding her still. He was giving her breast tender and soft caress, kissing her shoulders sleepily hanggang sa maramdaman ni Chantal na bumibigat ang kamay ng binata sa dibdib niya. Pinahid ng palad niya ang luhang tumaloy sa pisngi. Masakit ang katawan niya pati ang damdamin niya. He used her pero ibang babae ang nasa isip neto. Damn you, Jacob.
Gusto niyang magalit pero hindi niya iyon mapanatili. She loved him silently for too long para manaig ang galit. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog na binata, then kiss his forehead. Pagkatapos ay maingat na nagakmang bumangon, subalit umungol si Jacob at humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Tumagilid si Jacob and pin her with his body and leg. Matatagalan pa bago umuwi si Nana Melba. Maaga pa naman, at least nasa kanya ang mga sandaling ito. Muli niyang tinitigan ang tahimik na mukha ng binata. Kung gaano siya katagal sa ganoong ayos ay hindi niya alam, hanggang sa nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Naalimpungatan nga lang siya na makarinig ng yabag sa labas. Iyon ang tuluyang gumising sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga at pilit uling pinakikinggan kung ano iyon. Doon biglang bumukas ang pinto na hindi naman nakasara at nakaawang lang. Anong gulat na napahinto, paakbang si Jake Montefalco sa nakita. Si Chantal ay biglang inabot ang duster sa di kalayuan at tinakip sa sarili. Gusto niyang magpanik. Mabuti na lang at ang kabuuan niya ay natatakpan ng katawan ni Jacob. Lumabas ka! Marahang utos si Jake bagaman naniningkit ang mga mata. Nang magatubili siya ay umatras ito at hinintay siya sa labas ng pinto upang bigyan ng panahon para makapagbihis. Si Chantal na halos mawala ng kulay ang mukha ay hindi malaman ang gagawin nang lumabas ng pinto. Sinilip na Jake si Jacob. Tulog pa rin ito. Muling banayad na isinara ang pinto at hinabol si Chantal na nasa labas na. Gusto kitang makausap. Galit na sigaw ni Jake. Lalong natakot ang dalaga. Takot na lalong nadagdagan nang makita niya si Nana Melba na naglalakad papasok. Nagulat pa ito nang makita si Jake. Sir Jake? Kung hindi ako nagkakamali ay ikaw si Melba. Baling ni Jake sa matanda. Opo, napasyal po kayo? Sagot ni Nana Melba. Kaano-ano mo ang babaeng ito? Itinuro na ito si Chantal na halos wala ng kulay ang mukha. Ganun na lamang ang pagnanais ng dalaga na bumuka ang lupa at lamunin siya. Bakit po, sir? Nagtatakang tanong ni Melba. Kinakabahan ito sa anyo ni Jake. Siya ang tanongin mo kung bakit, Melba? Nakatiim ang bagang nasagot ni Jake. Hindi ko alam kung gaano katagal na ninyong ginagawa ni Jacob ang bagay na iyon, babae. Pero titiyakin ko sa iyong iyon na ang huli. Patuloy pa ni Jake. Ano po ang sinasabi ninyo? Tanong ni Nana Melba na nalilito at pinaglipat-lipat ang tingin kay Chantal at Jake. Paalisin mo siya ngayon din sa asyendang ito, Melba. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawang babae. Sir, hindi po maaari. Wala po siyang matutuluyang iba at pinahintulutan po siya ni Jacob na dumito. Natural. Halos umismit si Jake sa narinig, but he couldn't fault his son's taste dahil maganda ang babae. Maya-maya lang ay kinuha niya ang bag at may kinuha mula roon. Pagkatapos ay iniabot sa natilihang matandang babae ang mga bugkos ng salapi. Tanggapin mo ang halagang ito at ibigay sa kanya. Gamitin mo sa tamang paraan. Sinuliya pa nito si Chantal na naniningkit ang mga mata sa matinding galit na nararamdaman. Subalit hindi siya nagsalita. At huwag ka nang makikipagkita pa kay Jacob. Pagkasabi ni Yoy, tumalikod na si Jake. Si Nana Melba ay hindi makapaniwala sa nangyari nang marinig ang lahat kay Chantal. Sorry po talaga, Nana. Patawarin niyo ako. Pahikbing wika ng dalaga. Naku, ang anak na ire. Nanlulumong wika ng matandang babae na napaupo sa silya. Paano ka na ngayon? Hindi gusto ng Sir Jake na manatili ka pa rito. At ano ang gagawin ko, iha? Hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko dito. Kailangan ng tatay Ronald mo ang pensyong binibigay ng mga Andrade sa kalagayan niya. Naguguluhan at nag-aalalang wika ni Nana Melba.
Sorry po talaga dahil nakagawa ako ng problema, Nana. Pero huwag po kayong mag-alala. Luluwas po ako ng Maynila. Hahanapin ko po ang kapatid ng inay. Alam ko pong may kapatid siya dahil nakita ko po iyon sa diary niya. Hindi na niya sinabing hindi siya nakakatiyak kung tatanggapin siya ng tiyahin matapos ang ginawa ng mga magulang niya. Si Nana Melba ay nanlulumong tinitigan na lamang ang dalaga. Gusto na itong panikin sa itaas si Jacob sa pagsasamantalang ginawa na ito sa dalaga. Wala kayong kinalaman, Nana Melba. Nakikiusap ako. Sapat na ang kahihiyang dinanas ko ngayon. Pinigil niya ang mapahikbi. Iniisip na kasalanan din niya dahil nagpatangay siya. Gamitin mo ng matalino ang perang ito, iha. Gamitin mo sa pag-aaral mo. Malaking halaga din ito. Ibinaba ng matanda ang bugos ng salapi sa ibabaw ng mesa. 50,000 iyon. Malaking pera para sa isang tulad nilang mag-asawa. Subalit, sa isang tulad ni Chantal, ano nga ba ang magagawa niyon? Si Jacob ay sapo ang ulong, bumangon at umupo sa carpet. Pilit niyang pinipilig ang ulo sa sakit. Sinulya pa niya ang nakabukas sa bintana. Palubog na ang araw. Pagkatapos ay biglang may sumagi sa isip niya. Mabilis siyang tumayo at nilinga ang paligid. Ano ang nangyari? Niyuko niya ang sarili. Tanging brief lang ang suot niya na may bahagyang mansyapa ng dugo. Si Chantal. Napanaginipan niya ang dalaga. Napanaginipan nga lang ba niya o talagang naroon ang dalaga? May nangyari ba sa kanila? Nagalaw niya ba ito? Nagtatalo pa rin ang isip niya habang nagsusuot ng pantalon saka lumabas ng library. Nagulat pa siya na makita nasa sala si Jake at nakatayo sa bintana. Ano ang ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap, Jacob. Sagot ni Jake na hinago ng tingin ng anak. Gulo ang buhok at nangingitim ang tumutubong balbas sa mukha. Na hindi pa neto tuluyang na isasara ang zipper ng pantalon at walang damit pang itaas. Nag-resign na ako sa kumpanya mo. It's time para sikasuin ko naman ang kumpanyang iniwan sa akin ni Michael. Ani niya na hindi malaman kung dapat pa bang tawaging ama si Michael o hindi na. Muli niyang sinapo ang tila mabibiyak na ulo. Tumikim si Jake. Alam mo bang ito ang ikatlo o ikaapat na pagtungtong ko dito? Inikot na ito ang paningin sa buong kabahayan. Hindi pinansin ang sagot ng anak tungkol sa resignation. Masyado ka kasing busy sa negosyo mo. Sarcastic yung sagot niya. Lumakad siya patungong dining room. Nagbukas ng ref at kumuha ng malamig na tubig. I did now. Ani ni Jake mula sa likod. Ano ba ang gusto mo? Baling ni Jacob sa matandang lalaki pagkatapos uminom mula sa pitsel. Pagkatapos ay unti-unting binuhos sa mukha ang natitirang laman. Napapailing na lamang si Jake. I need you. My resignation is irrevocable at ako ang nangangailangan sa iyo, Jacob, hindi ang kumpanya. Agap ni Jake. Too bad, Montefalco. Pailing niyang sagot. Nasa mata ang pagkasuklam. Dahil hindi kita kailangan. Buong buhay ko'y nasa ilalim ako ng dikta ninyo ni Michael. Wala akong kinalaman sa paraan ng pagtrato ni Michael sa'yo. And you were under me because you were my employee. Huwag na nga nating pag-usapan iyan. It bores me. Pumanhik sa hagdan ng binata patungo sa sariling silid sa itaas. Kasunod pa rin si Jake. Ano ang gusto mong gawin ko, Jacob? Lumuhod at humingi ng tawad? Tumaas ang kilay ni Jacob sa sarkasam na nasa mukha. Oh, no. Wala kang kasalanan, sinabi ng mama. The high and mighty Jake Montefalco, laging acquitted sa lahat ng mga kasalanang ginawa dahil sa pag-ibig ng mga adoring females. Nax, ang swerte mo naman. Puno ng panunuya ang tinig niya. Hinubad ang maong at brief at humugot ng tuwalya mula sa closet. Shit, Jacob. Pinahihirapan na nga ako ng tita Jana mo at pati ikaw ay ganoon rin.
Ano ba ang gusto niyong gawin ko sa nangyari? Nothing, Montefalco. Malamig at walang emosyong wika neto. Just leave me alone. Naroon ang finality sa tinig. Mahabang katahimikan ang namagitan. Nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Unang nagbaba ng tingin si Jake at nagbuntong hininga. Humakbang ito patungo sa pinto. Huminto muna at saka lumingon. Alam kong hindi mo matatanggap ng madali ang lahat, Jacob. Pero gusto kong malaman mong hinihintay ka namin. And I'm so glad, real glad, that you are my son. Nanatiling hindi sumasagot si Jacob at nakatitik lang. Sa kabila ng ang alam ng lahat ay si Michael ang ama mo. In my own ways, have I not loved you, son? He added softly. Pagkatapos ay tuluyan nang lumabas. Si Jacob ay nagtuloy sa banyo. Binuksan ang shower at tinapat ang sarili. Sinisika palalahanin ang nangyari sa library. Nana Melba, bunga ni Jacob sa matanda na nagluluto ng hapunan. Malapit na itong maluto, Jacob. Gusto mo na bang kumain? Anito, nanilingon siya. Si Chantal po? Nasaan si Chantal? Ilang sandali muna ang lumipas bago sumagot ang matandang babae. Ah, sinundo siya ng tita niya na taga Manila kanina. Bakit mo siya hinahanap? Sinundo? Gulat na ulit niya. Kailan pa ho? Kaninang hapon lang. Umiwas ng tingin si Nana Melba at sa niluluto tinuon ang mga mata. Pero ang akala ko ho ba'y wala nang kamag-anak ang mga magulang ni Chantal, ha, Nana Melba? Iyon din ang pagkakaalam ko, iho, pero tumating dito bigla ang kapatid ni Clara at si Chantal naman ay agad na sumama. Gusto kasing makarating ng Maynila ng batang yun, tuloy-tuloy at wala sa loob na sabi ng matanda. Wala ho ba siyang nasabi sa inyo? Tungkol saan naman, iho? May nahagilap na lambong ang matanda sa mga mata ng binata. Nanlulumong umiling si Jacob. Saan po sa Maynila nakatirang magtsahin, Nana Melba? Naku eh, hindi ko na itanong. Sagot ni Melba na umiwas ang tingin. Hindi naman kasi ako makakapunta doon at hindi rin ako marunong sumulat, anak. Pero ang sabi, dadalawin daw ako ni Chantal dito. Pag pumunta o sumulat po siya, hingin ninyo ang address at ibigay niyo sa akin, Nana Melba. Patapos na sinabi ni Jacob bago lumabas ng kusina. Dalawang araw matapos ang pangyayaring iyon ay bumalik sa Maynila si Jacob. Nagpatawag ng meeting sa kumpanya ng ama. Good morning, sir. Bati ng mga naroroong empleyado na dumating si Jacob sa kumpanya sa araw ng meeting. Alam niyang karamihan sa mga iyon ay dumating sa lamay ng magulang niya. Tango lang ang sinagot ng binata at nagtuloy sa opisina. Dinatnan niya ang abogado na sadyang hinihintay siya. Hello, Jacob. Mabuti naman at napaaga ka nang dating. Gusto kitang makausap bago ang meeting. Maupo ho kayo, attorney. Tungkol ba sa mga naiwan ng papa? Umikot siya sa likod ng executive desk at umupo. Tumango ang abogado. You were so busy at hindi na marahil nasabi sa'yo ng papa mo ang status ng kumpanya. Ano ang ibig ninyo sabihin, attorney? Ang chains of hotel and resorts ay matagal nang naipagbili ni Michael, Jacob. What? Napatuwid ng upo ang binata. Hindi niya alam ang mga bagay na iyon. Iyon ang katotohanan, Jacob. Dahil hindi naman gaanong naasikaso na itong mga nagdaang taon ay nalugi ang kumpanya. Kaya naman, walang magawa si Michael kundi ipagbili ito. Patuloy ng abogado habang inilalabas ang mga kaukulang papeles. I don't believe this. Bakit hindi ako na-inform? Kilala mo si Michael. Nasa Montefalco ang buong panahon at isip. Hindi ko nga maintindihan kung bakit eh. Nasa tinig ng abogado ang pangihinayang. Inilagay sa harap ni Jacob ang mga dokumento. And you can check the records. 20% na lang ang shares na pag-aari ni Michael sa kumpanya.
Sinasabi ko to sa'yo dahil ayokong mabigla ka sa meeting mamaya. I have been trying to communicate with you pero itinatago mo ang sarili mo. Kung hindi ko pa kinausap si Mr. Montefalco ay hindi ko malalaman kung nasaan ka. Hindi tinangkang buklatin ng binata ang bundon ng mga papel sa harap niya. Saka na lamang niya babasahin iyon. Ilang sandali niyang tinitigan ang mga iyon bago muling itinoon ang mga mata sa abogado. Sino na ngayon ang may-ari ng Chains of Atalan Resorts attorney at sino na rin ngayon ang controlling shares ng kumpanya? Pinipigil niya ang pagalpas ng galit dahil wala siyang karapatan sa mga ari-ariang ito kung legalidad ang pag-uusapan. Pero kung hindi dahil sa obsession ni Michael sa mga Montefalco, di sana'y nagawa niya ng paraan ang negosyo. Iisang tao ang nakabili ng negosyo ng papa mo at siyang nagmamay-ari ngayon ng 51% controlling shares ng kumpanya. Iniabot ng matandang abogado sa harap ni Jacob ang isa pang kopya ng mga papeles. Si Mr. Henry Villanueva. Dahan-dahan ang ginawang pagsandal ni Jacob sa pangalang narinig at huminga ng malalim. Dalawang beses na niyang nakita si Mr. Henrik kasama ang abogado nito, byudo at may nag-iisang yun nga lang ay bibihirang makita sa publiko ang uniko iho nito. Ano ang natitirang assets ng papa-attorney? Kalmado niyang tanong. Lahat ay pinagbili ng papa mo ng unti-unti sa nakalipas na taon at dahil walang legal na testamento na naiwan ng mag-asawa ay minana mo bilang anak ang 40% share of stocks ng ECC at ang 20% dito sa CI, pati na rin ang bahay sa Alabang Hills. Your father is a poor businessman, Jake. Halos muntik nang mauwi sa wala ang mga bagay na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. But by any man's standard, you're still a very rich man. Marahan siyang tumango, hindi agad makuhang magsalita. Napapitlag pa siya na mag-ring ang intercom at sinabi ng sekretarya na nasa conference room na ang ibang direktor. Matapos magpasalamat sa abogado, ay tumayo na ang binata at binuksan ng accordion kung saan sa kabila lang ng pinto ay ang conference room. Sabay-sabay na bumati ang naroong mga lalaki. Isang magandang babae ang napunan ni Jacob na nakaupo sa may dulo ng mesa katabi si Mr. Henrik. Mapangakit itong nakangiti sa lahat ng lalaki naroroon sa silid. Tahimik siyang umupo sa dating pwesto ni Michael. Nasa tapat niya si Henrik. Bago magsimula ang meeting ay ipinakilala sa kanya ang babae, si Priya Marquez. Nagsimula na ang meeting at tulad ng sinabi ng abogado na kay Henrik Villanueva na ang controlling shares. Sa pamamagitan ng botohan at sa mungkahin na rin ni Henrik ay hinawakan ni Jacob ang posisyon bilang Executive Vice President at General Manager. Pagkatapos ng ilang mga legalidad ay natapos ang meeting at nagsialis na ang mga board member. Ang naiwan sa boardroom ay siya, si Henrik at si Priya na hindi humihiwalay ang tingin sa kanya mula pa kanina. Do you want me to thank you for voting in my behalf, Mr. Villanueva? Sarkastiko niyang tanong. Walang dapat ipagpasalamat, Jacob. Kilala ka ng mga director bilang isang mahusay at batang executive. May hahalin tulad ka na nga daw kay Jake o sa panganan niyang anak na si Lander. Mr. Montefalco train you well. Shit! Nagsisimula pa lang siya ay nakasunod na ang anino ni Jake sa kanya. Kung sa bagay, sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Jake Montefalco? Siya nga pala. Priya will work with you as your PA. Nilingon nito si Priya na bahagyang tumango. So, wala na pala akong karapatan pumili kung sino ang magiging empleyado ko. Sarcastic ang wika niya. There's no need to be sarcastic. May warning sa kalmante yung tinig neto. Hindi ko kasalanan kung ako na ngayon ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Kung hindi man napunta ito sa akin, mauwi rin ito sa iba. And you're putting someone to spy on me? Patuloy ng binata na hindi naligalig ni hindi nilingon si Priya at nanatili ang mga mata sa kausap. Cut it off, Jacob. Mahinahon pa rin sagot nito at hindi pinatulan ang sarcasm sa tinig niya.
Priya's very capable, I assure you. She wanted this job and blackmailed me into giving it to her. Bahagyang umiti ito at nilingon si Priya. Hindi kumibo si Jacob. He hated people na gumagamit ng backer para lang makarating sa pwestong gustong hawakan. Pero wala siyang magagawa. Ganoon ang kalakaran ng industriya kahit sa ibang bansa man. Tumayo si Hendrik at humakbang palapit sa kanya. Let's not bite each other, Jacob. Believe me, sa mundong ito'y kailangan ng isa ang connections at kailangan mo ako para doon. I've been in this kind of business far longer than you. Hindi siya sumagot. Masasabi ba niya kay Hendrik that Jake can provide those connections when needed dahil ama niya ito? Isa pa, hindi ba at kaya siya nag-resign sa Montefalco Corporation dahil gusto niyang patunayan kay Jake na kaya niya kahit wala ang anino neto? I can buy back the shares, ani niya. He know he was being foolish. Numiti si Hendrik, a tolerant smile na tila ba bumabata ito ng husto. Granting na ipagbili ko muli sa'yo ang nabili ko sa papa mo, how would you buy me back? Oh, I know that you own 40% share ng ACC, but you aren't that foolish para galawin iyon. ACC is a solid corporation and its umbrella of so many small companies. Bibitiwan mo ba iyon dahil sa foolish pride mo? Niyuko nito ang binata. Pagkatapos ay ito na rin ang sumagot. You're thinking of a suicide. Nanatiling walang imig si Jacob. Nagpupuyos ang damdamin. Hindi niya alam kung kanino siya nagagalit. And masyado namang childish kung ibubuntong niya ang galit kay Mr. Hendrik. Alis na ako. What about you, Priya? Lingon ni Hendrik sa dalaga. I'll be fine here, sir. Nakangiting sagot ni Priya na tumayo rin. Tinapik ni Hendrik sa balikat si Jacob bago tuluyang. Huwag mo sana akong husgahan, Sir Jacob, she said softly. Umuugong sa tenga ng binata ang malambing nitong tinig. Marunong ako magtrabaho at alam ko ang ginagawa. The chairman himself hired you. May magagawa pa ba ako? May kahalo ng amusement ang sarcasm sa tinig niya. Hindi mahirap kausap si Mr. Hendrik, Jacob. Had you insisted na hindi mo ako gusto, he would have took me back with him. Patuloy ng dalaga. Dinungkot ang sigarilyo sa bag at nagsindi. Jacob watched the seductive lips habang ibinubuga ang usok pa itaas. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan. I promise to be very very submissive to my boss. Makahulugang sabi ng dalaga. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Jacob bilang pangiti. You could be very convincing. Matamis nang umiti si Priya. Lumapit at huminto sa tapat ng binata. I always get what I want, sir. Ngumiti si Jacob. Perhaps it wasn't bad after all. Hindi niya gustong umuwi sa bahay sa Alabang pero doon siya dinala ng sarili. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Agad ang pagguhit ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya talaga kayang tanggapin ang pagkawala ng ina. I love your father, Jacob. Iyon ang paulit-ulit na naaalala ng utak niya. Gayun din ang sinabi ni Jake sa kanya. In my own ways, have I not loved you, son? Pagkatapos ay ang magkakapatid na Montefalco. Ang tanging naging kaibahan sa relasyon natin ay ang katotohanang wala na si Tita Jella, pare, and I will miss her. Wika ni Lander na nakahawak sa balikat niya noong araw pagkatapos ng libing. Si Lance ay mahigpit siyang pinisil sa balikat bago nagtuloy sa sariling kotse kung saan naghihintay ang mag-ina neto. At tatlong araw matapos ang libing ay bumalik na sa rancho neto si Lucas na hindi kinakausap ang ama. At si Camille, walang ibang ginawa ang dalaga kundi pag-aanin ang loob niya. Nang umuwi siya sa lugar kung saan lumaki ang ina, ay puro bote ng alak ang inatupag niya. He was all alone. Walang ibang taong maaaring pagbuhusan niya ng sama ng loob niya kay Jake at ng pait ng biglang pagkawala ni Jella. Not until one day, napapikit ang binata.
What happened to Chantal? Nandoon ba talaga ang dalaga? O imahinasyon niya? Ginawa niya ba ito ng masama? Or was it just a dream? Kung panaginip nga yun, then it was one hell of a dream. Isang linggo na sa trabaho si Jacob at halos buong panahon niya ay naukol sa reorganisasyon ng kumpanya. Maraming trabahong napabayaan si Michael. Wala ring araw na hindi sila nagkikita ni Priya. At totoo nga ang sinabi ng dalaga sa kanya na mahusay itong magtrabaho. Marami sa mga gawain niya ay nagiging magaan dahil dito. And more than anything else, she never failed to attract his attention. She never failed to turn him on kahit na sa gitna ng maraming trabaho. Tuwing papasukin siya neto at alam din niyang sadyang inaakit siya neto. Isang hapong nakasubsob siya sa trabaho ay biglang dumating sa opisina niya si Jake Montefalco. This is ridiculous, Jacob! Bungad neto sa kanya. Papatayin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho dito gayong hindi mo kumpanya ito. Stockholder ako ng kumpanyang ito, Montefalco. Baka nakakalimutan mo. Sagot niya sa naniningkit na mga mata. Damn you, Jacob! Nagpupuyos na hiyaw ni Jake. Henrik Villanueva owned this company. Isa ka lamang empleyado rito. Empleyado ni Henrik. Hindi agad nakasagot ang binata. Totoo kasi ang sinabi ni Jake. Totoo ring stockholder siya ng kumpanya pero empleyado pa rin siya. At hindi na niya napag-ukulan ng pag-iisip iyon dahil sa matinding rebellion kay Jake. Hindi mo ako magiging anino, Montefalco. And you preferred to be Villanueva's shadow? Ganoon ba? Ganti neto sa nagangalit na tinig. Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Singhal niya saka tumayo. You are my son, damn you! Yeah, sa isang pagkakasala, sagot niya sa pagtatagis ng bagang. Kahit na ano pang sabihin mo, anak pa rin kita at wala akong anak na nagtatrabaho para sa ibang tao. Bakit Montefalco? Wala ka pa bang nakikitang kapalit ko sa trabaho, ha? Nobody isn't impenetrable, Jacob. Alam mo yan. Gaano man kahusay ay may katapat. Nandito ako dahil sa'yo. Dahil anak kita. Tumaas baba ang dibdib ng matandang lalaki. You're stubborn as a bull. And because of that dumb foolish pride. Hindi ba at pareho tayong ganon, Montefalco? Parehong matigas ang ulo? Agap niya at huli na para bawiin pa ang kanyang sinabi. Hindi niya sinasadyang aminin sa hindi direktang paraan ang kaugnayan kay Jake. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago isang ngiti ang sumilay kay Jake. Nasabi ko na ito noon at uulitin ko lang ngayon. Matitigas man ang ulo ninyong mga anak ko, blessing pa din kayo sa akin. As for you, Jacob, I am so proud that you are my blood. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, legal mong tataglayin ang pangalan ko at alam mong hindi mahirap gawin iyon. Wika neto bago lumabas. Ang sumunod na namalayan ni Jacob ay mag-isa na lang siya sa opisina. Verily, muling bumalik ang binata sa upuan at sinandalang ulo sa silya. Is it worth fighting you, Jake Montefalco? Nasa ganoon siyang ayos nang pumasok si Priya. Hey, ba't nandito ka pa? Humugot siya ng paghinga bago nagsalita. Yeah, hindi ko napansin ang oras eh. Ikaw, ba't nandito ka pa? I saw your car sa parking lot. Umupo ito sa gilid ng mesa and cross her legs. Mukhang pagod ka ha. Mapangakit na bulong neto. Not so tired to do something we'll both enjoy. Itinaas ng binata ang daliri at pinaglakbay sa nakahantad na magandang binti ng dalaga. Now you're talking. Ang mga kamay ng dalagay nasa necktie ng binata at nagmamadaling tinanggal ito. I hate pantyhose. Usal ni Jacob. Impatiently, pulling down the nylon fabric. Pagkatapos ay tumayo at inakay ang dalaga sa couch. Hinubad ang tailored blouse nito at inihagis. Habang ang babae naman ay sinimulan tanggalin ang sinturon niya. Si Priya ay hindi alam kung ano ang nangyari.
kanina lang ay may damit pa sila and then 1 minute ay pareho na silang hubad. His mouth on hers that she literally stopped breathing. Malaya naglandas ang kamay ng binata sa buong kahubaran. Huminto iyon sa dibdib niya at saka pinaglaruan ang tuktok niyon. Then, he entered her fiercely that she wasn't able to stop herself from crying out. Walang nagbigay pansin sa lampshade na bumagsak mula sa side table na kung paanong nasagi ay walang makapagsabi. Si Priya ay hindi makapaniwala sa intensidad ng lovemaking ni Jacob. This wasn't her first time. Someone took care of that a long time ago. Pero naroon pa rin ang banayad na sakit na hindi niya na dapat madama. And add the fact that Jacob was a big man. He was like a hungry lion na handang silain ng kaaway. His hands, his mouth, and his body made her forget the little discomfort. And then she met his passion, arcing her body to meet his hanggang sa pareho nilang narating ang tuktok. Priya, tawag ni Jacob sa dalaga nang akma itong papasok ng banyo. Nilingon siya neto, nakahiga pa rin siya. Walang pakialam if he was still naked. Are you taking pills? Nasa mukha ng binata ang pagkabahala. I haven't thought about it. Bakit? Sagot niya na nagsalubong ang mga kilay. I don't like commitments, Priya. Of course, I like you and I adore that lovely body. And we both enjoy sex together. Ayokong masira ito dahil lang sa unwanted pregnancy. Meaning, pag nagdalang tao ako, ay tapos na ang relasyon natin? Nagahamon na tanong ng dalaga. We have just started. Huwag natin pag-usapan ang pagtatapos. But marriage is far from my mind. This is great, Jacob. Really great. But don't worry. It's safe today. Patuya na sagot ng babae. Nakahinga ng maluwag ang binata at saka ngumiti. Bumili ka ng maraming pills sa butikan dadaanan natin mamaya. Wika niya. Nakasimangot na tumalikod si Priya at nagtuloy na sa banyo. Si Jacob ay nanatiling nakatingin sa pintong pinasukan ng babae. Napapailing habang dinadampot isa-isa ang mga Muntik na niyang maisigaw ang pangalan ng ibang babae when he reached his climax. His foolish para alagaan sa puso at isip ang mga sandaling iyon. Shane, wika ng isip niya bago tuluyang nagbihis. Bisita ni Jacob si Priya ng umagang iyon. Naligo ito sa swimming pool in her string black bikini nang dumating doon si Camille. Patungo sana sa pool ang binata nang lumabas ng kotse niya ang dalaga. Camille! Umaliwalas ang mukha ng binata pagkakita sa pinsan. Hi! Lumapit si Camille at humalik sa pisngi ni Jacob saka ikinawit ang braso sa bewang ng binata kapag kuwaid nilingon si Priya na nasa gitna ng pool at naka-float. Nagsasalubong ang mga kilay sa pagkakatitig sa kanya. Nakakaistorbo ba ako? Tanong ni Camille. Of course not. Mabilis na sagot ni Jacob. Inabot ang robe at tinapis sa katawan. Inakbayan niya ang dalaga at dinala sa loob ng bahay. May kailangan ka sa akin? Wala naman. Namiss lang kita. Nakangiting sagot ng dalaga. Pinapakaba mo ako, brat? Nakangising yuko ni Jacob dito. Ang isang kamay ay dramatikong dinama ang dibdib. Kabisado ko ang dialog mo na yan. Noong huling sinabi mo yan sa amin ni Lander, ay may pinabugbog kang classmate na lalaki. Natawa ang dalaga. I really do, Jacob. Namiss talaga kita. Pati na din ang tita Jana. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Bakit? Nasaan ang tita Jana? Nasa daddy niya si tita Jana at hindi gustong umuwi ng Filia. Malungkot na wika nito. Halos ina na rin ang turing ng dalaga kay Jana dahil wala naman siyang nakagisna ang ina. Matagal nang hiwalay ang mga magulang niya at ngayon ay nasa poder siya ng kanyang ama na siyang kapatid ni Jake.
Huminga ng malalim si Jacob. Nakatitig lang ito sa dalaga na nagpatuloy sa pagsasalita. Ikaw ang kondisyon na hinihingi ni Tita Jana kay Tito Jake, Jacob, para magbalik siya ng mansyon. Kuya Lucas wouldn't talk to Tito kahit sa phone hanggat hindi ka nakikipagkasundo sa papa niya at malapit ng mahalata ang tiyan ni Mara. Hindi gusto ni Lucas na magpakita kay Tito hanggat hindi buo ang pamilya. This is ridiculous. Pagalit na sagot ni Jacob. Why are you making me feel guilty? Hindi sumagot si Camille at nakatitig lang sa kanya. Isinuklay ni Jacob sa basang buhok ang kamay, lumakad patungo sa bar at nagsali ng alak. He downed two shallows bago nilingon si Camille. Nakikiusap ang mga mata nito. May namumuong luha mula roon. You knew how this family meant to me, Jacob. Alam mong malayo ang loob ko sa tunay kong ama. At sa pamilya nila Tito Jake at Tita Jana ako nakakita ng totoong pamilya. Do you want us to fall apart? Do you, Jacob? Anong gusto mong gawin ko, Cam? Wika niya sa tila nagahamon na tinig. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi ba natin pwedeng kalimutan na ang lahat? Jacob, please, we're family at naapektuhan tayong lahat sa nangyayari. Kahit ang Tito Jake, na-confine siya ng 3 araw dahil sa matinding tensyon at stress. Nagangat ng ulo si Jacob doon. Nag-alis ng bara sa lalamunan. Kumusta siya? Hindi niya gustong lagyan ng concern ng tinig pero iyon ang lumalabas. Patakbong lumapit si Camille sa binata at saka yumakap. You don't really hate him, do you? Please, come back to us, Jacob. You have always belonged to them. Ikaw at si Tita Jella. Tito Michael was the outsider. Kumusta si Montefalco? Formal na tanong niya. Lihim nang umiti si Camille. Nasa villa na siya. Hindi niya gustong ipaalam kahit sa Tita Jana ang confinement niya sa ospital ng 3 araw. Huminga ng malalim si Jacob at ginulo ang buhok ng dalaga. Go home, brat. Tatawagan ko mamaya ang Tita Jana. Natuwa ang dalaga. Tumingkayad ito, saka siya kinintala ng halik sa labi. Thank you. Ibabalita ko to kay Tito Jake. Tiyak na matutuwa din ang Kuya Lander at magiging okay na rin si Kuya Lucas. Mag-o-overseas call na rin ako kay Kuya Lance. Nangingiting, inhatid ng binata ang dalaga hanggang sa kotse nito. Don't race, brat. Ako pa? Oh, yeah, ikaw pa. Pagdiriin ni Jacob sa ironic na tinig. Nang isara ng boy ang gate, ay bumalik sa pool si Jacob. Nakapamaywang na nakatayo roon si Priya na nakabihis na. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo sa akin to, Jacob. Ako sa neto. Nandito ako and yet you entertain another woman. Sandaling nagsalubong ang mga kilay ni Jacob pagkatapos ay ngumiti. Priya, pinsan ko si Camille. Pinsan? Nalaki ang mga mata ng dalaga na lalong nainis. That's cheap, Jacob. Dapat nag-isip ka pa ng more convincing alibi. Nag-iisang anak ka, Jacob, and that woman is the only daughter of Ryan Montefalco, the only princess of the Montefalco clan. Asik neto. Right, and she's... Nahinto siya sa pagpapaliwanag. Wala nga palang nakakaalam sa lihim na iyon ng pamilya. Nang mangyari ang iskandalong barilan sa opisina ni Jake, ay ginamit ito ang lahat ng koneksyon at pera para mapatahimik ang press at hindi lumabas ang balita. A cousin who kiss your lips at yakapin ka as if you're some kind of a hero, ha? Sarkastikong dagdag ni Priya bago patabog na dinampot ang bag at lumakad patungo sa kotse neto. Priya, wait! Gusto niyang habulin ito at paliwanagan pero paano nga ba niya gagawin iyon nang hindi nalalantad ang sikreto ng pamilya? Si Priya ay nagpupuyos ang dibdib sa pagmamaneho. They've been together for 4 months now
And though she has nothing to complain pagdating sa kama at sa pagiging galante ng binata, she hated him for being cautious. Tulad na lamang noong isang araw na nasa cottage sila ng isang first-class resort. "Bakit ba kailangan gumamit kanyang rubber na yan, ha, Jacob?" tanong niya rito when he stopped what he was doing to her at may kinuha sa wallet. "Nakakairita kaya yan, walang thrill," dugtong niya. "Mainam na yung safe, darling," nakangising sagot neto. "Unwrap the foil and slip it on." Napasinga pa siya sa biglang pagpasok na iyon ng binata sa kanya. "You're not very gentle," she half complained, though she liked this rough way. Hinila niya ito palapit sa kanya at mas idiniin ang katawan sa katawan nito. "You won't be gasping and writhing right now if I was gentle, darling," sagot neto sa tila namamaos na tinig. "I am already in pills. Bakit ka gumagamit yan?" she lied and moaned in between words and clutched his shoulders. "Mas mabuti na yung safe," nakakalokong sagot neto and drove hard. Napamura pa siya when she reached her climax. Marihin niyang tinapakan ang silinyador ng kotse. Sa pagpapatakbo, binuhos ang galit. "Damn him! Ang babae kanina ay parang wala pang 20. Hindi siya makapaniwala na pati estudyante ay papatula ni Jacob. Nagdikit lalo ang mga kilay niya nang makita may kotseng nakaparada sa tapat ng bahay niya. Naharangan tuloy ang pagpasok ng kotse niya sa garahe. Galit siyang bumaba at pumasok sa nakabukas na gate. Pati ang gate ay nalimutang isara ng katulong niya. Akma siyang kakatok nang bumukas ang pinto sa gulat niya. "Hello, Priya." "Edwin?" bulalas niya. Hindi niya inakalang makikita pa niya ang lalaking halos tumurog sa kanya. Ex-boyfriend niya ito. Taon din silang nagsama bago niya nalaman na may legal na asawa na pala ito. Bago pa niya nadugtungan ang sinasabi, ay mabilis na siyang hinatak ng lalaki at siniil ng halik. "Bitiwan mo ako!" piglas niya. Pinakawalan nito ang mga labi, subalit hindi ang pagkakayakap sa kanya. "I miss you, babe." "Go to hell, Edwin! Nasaan ang katulong ko? Bakit kanya pinapasok?" "Pinag-day off ko ang katulong mo," nakangisi na sagot nito. "Ano?" "We have the whole house to ourselves, babe," wika nito at hinagkan siya sa leeg. Pinaghahampas niya ang lalaki pero hindi siya binibitawan nito. Sa halip ay binuhat siya at pinanhik sa silid niya sa itaas. Ibinaba siya nito sa ibabaw ng kama. "You're crazy!" Mabilis siyang bumangon. "Kung inaakala mong magagawa mong..." "I'm free now, Priya. Hiwalay na kami ng asawa ko." Hinila siya pabalik nito at ibinaliya sa kama sa panlalaki ng mga mata niya. Si Edwin ay unti-unting nagtatanggal ng mga kasuotan. "You can't do this." "Of course I can. You were mine, Priya." Inihagis nito ang polo sa sahig. "You will rate me this time, Edwin." Muli siyang nagtangkang bumangon, subalit muli siyang naagapan ng lalaki at muli ring ibinalik sa higaan. "Come on, babe. Let's stop this game. I know you, Priya. Ako lang ang mahal mo." Nakangising wika neto and join her in bed. 30 minutes later ay hindi na namalaya ng dalawa ang marahang paglapat ng pinto na nalimutan nilang isara. "Good morning, Miss Beautiful," bati ni Jacob sa matandang sekretarya ni Henrik. "Good morning, Jacob." Malapad ang ngiting binigay ni Mrs. Buenavista sa binata. "Nasa loob si Henrik. Tumuloy ka na." "Ito o, para sa pinaka-efficient na sekretary na nakilala ko." Patuloy ng binata na ibinigay ang isang stem rose mula sa likod at inilapag sa harap ng sekretarya. Kumislap ang mga mata ni Carol pagkakita sa mapulang rose. "Oh, Jacob, ang sweet mo talaga." Kinindatan ito ng binata at nagtuloy na sa loob.
naiwang nakangiti pa rin at nasisiyahan si Carol. Wow, ang ganda naman! Sino ang nagbigay sa'yo niyan, Tita Carol? Wika ng isang tinig mula sa likuran at inilapag ang isang envelope sa harap ng matandang babae. Chantal! Bulalas ng matandang babae. Kailan ka pa dumating? Tinampot niya ang envelope at tiningnan ang laman. Ito na ba? Umupo sa gilid ng mesa ang dalaga. 2 hours ago po, ano ang tingin mo sa mga larawan, tita? Maganda ba? Napakaganda. Sinipat ito ang mga litrato. Ito ang minana mo sa iyong ina, Chantal, ang photography. Sayang nga lang at hindi na ito natuloy ang sasabihin. Inalis ang bara sa lalamunan. Tita, please. Naiilang ang dalaga. Iwinasiwas ni Carol ang kamay. Huwag mo na akong intindihin, iha. Matagal na akong nakamove on at napatawad ko na din sila. Pero iniisip ko lang, kung humingi lang sana ng tawad ang inay mo sa akin, hindi sana siya pumanaw ng maaga. It was guilt that took her life. Puno ng emosyon ang tinig nito. Pagkatapos ay nagalis ng bara sa lalamunan. Anyway, ipapakita mo ba ito kay Henrik? Opo, tita. Gusto kong hingin ng approval niya kung sa aling bahagi ng villa ang maaari kong i-display. Hinaplos ni Chantal ang rose. Galing po ba ito sa admirer mo? Panunokso niya. Napangiti si Carol. Galing sa gwapong binata. Tumaas ang kilay ng dalaga. Oh, don't tell me na wala na sa mga Villanueva ang loyalty mo ngayon when it comes to physical looks, tita. Natatawang sinabi ni Chantal. Wala sa loob na nilaro ang petals. Sa loob na isang taong mahigit na pananatili niya sa tiyahin, ay nalaman niya kung gaano ka-loyal si Carol sa mga Villanueva. They still my top list, but it doesn't mean na isinara ko na ang mga mata ko sa ibang Adonis na nilikha ng may kapal. Bumunghalit ng tawa si Chantal. Kung may isang bagay man na gusto niya sa kapatid ng ina, yon ay ang pagiging masiyahin nito. Not to mention her being romantic most of the time. At sino naman itong gwapong Adonis na ito, ha? Will I get to meet him, tita? Kasing gwapo ba siya ni Sir Dexter? Aniya na ang tinutukoy ay ang gwapong anak ni Mr. Henrik. Ang VPGM ng kabilang kumpanya, iha. Pero sa tingin ko, ay binitawan na niya ang posisyon na iyon. Kaya naman, mahihirapan na naman si Henrik kung sino ang ipapalit. Gwapo at matipuno siya, my dear. Idagdag pa na bata, kaya hindi pwede sa akin. And you'll meet him later. Matamis nang umiti si Chantal, pagkatapos ay pumormal. Alam niyo po bang hindi ko kayang ilagay sa mga salita ang pasasalamat ko sa iyo? Kayo po ang naging daan ng mga oportunidad sa akin, Tita Carol. Itinago ng matanda ang ngiti. Si Chantal ay parang ang bunsong kapatid pagdating sa paglalambing. Nagbuntong hininga siya at tumayo. Huwag mo na nga akong bulahin dyan. Ipapaalam ko na kay Henrik na dumating ka na. Kung hindi siya busy, I'm sure natitingnan niya ang mga larawan. Sa loob ay nag-uusap ang dalawang lalaki. Gusto kitang pigilan, alam mo yon? Ani ni Henry kay Jacob. I need someone like you, Jacob. Sa loob ng isang taong mahigit na pamamahala mo sa kumpanya ay 10% ang increase ng profit. Not to mention some personal reason like you're more of a friend than associate. Natawa si Jacob, remembering their first encounter 16 months ago. Baliwala iyon kumpara sa mga sumunod nilang pagtatalo ni Henrik sa boardroom since then. They argue, they debate, always at each other's neck, then ended up respecting each other's decision. Sa office hours ay ganon silang dalawa, pero pagtapos ng trabaho ay para silang mag-best friend. Hindi naging hadlang sa kanila ang edad. Funny pare, ganoon mo ba talaga ako isinubsob sa trabaho at hindi ko man lang nabigyan kahit minsan ang imbitasyon mo sa iyong villa gugulin ang weekends? Natatawang wika ni Jacob. You were so busy proving yourself na kaya mo kahit wala si Jake Montefalco, Jacob.
napapailing na umiti si Henrik. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon. Well, let's have a deal then. 1 week sa Villa mo at 1 week sa San Diego o sa... Isang warning knock ang nagpalingon sa dalawa sa pinto. Sumungaw si Carol. Yes, Carol? Do you have a moment to spare? Or sasabihin ko na lang si Chantal na bumalik na lang? Si Jacob ay nagsalubong ang kilay sa pangalang narinig at tumingala sa matandang babae. Chantal isn't a common name. Sa buhay niya ay, dalawang babaeng may pangalang Chantal pa lang ang nakatagpo niya. Dumating na ba siya? Tumango si Carol. Papasukin mo siya, Carol. Tumango muli si Carol. Nginitian si Jacob, saka muling lumabas. Pamangkin ni Carol si Chantal. Graduating siya next sem at isang photographer. Hindi nakuhang sumagot ni Jacob dahil bumukas ang pinto at pumasok ang kakaibang Chantal sa dating kilala niya. Na kay Henrik ang mga mata nito at nakangiti. Hi, pasensya na sa abala but I like to show you some pictures. Kung busy ka, iiwan ko na lang and I'll... Chantal? Wika ni Jacob. Nang laki ang mga mata ng dalaga, nang ibaling ang paningin sa binatang ni sa hinagap ay hindi niya inasahang makikita pa. Jacob? Humulagpos sa mga kamay ng dalaga ang envelope at bumagsak sa carpet sa pagkapikla. On instinct ay sabay din nilang niyuko iyon ni Jacob para damputin. Their face almost touch. Parang napasong pinitawan ni Chantal ang envelope at umuwid. Tumikim si Henrik at amused na tinitigan ang dalawa. You know each other? Yes. And I used to... Chantal is a childhood friend, Henrik. Agap ni Jacob sa sinasabi ni Chantal. Hindi makapaniwalang nakatitig sa mukha ng dalaga. Mga tinging humagod pa ibaba. She's wearing tight blue jeans and body hugger. And dumb, so sexy. Nailang si Chantal. Ang self-confident at poise na na-develop niya sa nagdaang panahon ay biglang nag-collapse ng mga sandaling iyon. I'm really in a hurry, Sir Henrik. Babalik na lang ako. Tinaanan niya ng tingin si Jacob. Out of politeness, ay nginitaan ito. Pagkatapos ay mabilis na lumakad patungo sa pinto. Chantal, wait! Napatayo si Jacob, subalit nakalabas na ang dalaga. You'll see her around, Jacob. Tinitiyak ko sa'yo. Kaswal na wika ni Henrik. Huminga ng malalim si Jacob at bumalik sa upuan. Kailan mo pa siya nakilala? Tanong niya dito. 6 months or so? Ani ni Henrik na sinabayan ng pagkibit ng balikat. Si Carol ang nagpakilala sa kanya sa akin dahil gumagawa ng thesis ang dalaga. My wife, Anna, is a writer. And Chantal loves photography. Anna gave her the chance to photograph the article she's been writing for a women's magazine. Hindi sumagot si Jacob na natiling nakatitig sa pinto. She's young and very pretty. Ani ni Henrik na pilit tinatago ang ngiti sa labi. Nagsalubong ang mga kilay na tinitigan ni Jacob si Henrik. May bahagyang pagdududa sa mga mata. Malakas na tumawa si Henrik. Don't look at me like that, my friend. Alam mong sa asawa ko lang nakatuon ang mga mata ko. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jacob. Itinaas ang dalawang binte sa kabilang swivel chair. Yeah, she's very pretty. Sang-ayon ng binata. May bahagi ng isip ang naglakbay. On that one long ago afternoon. Nahagip ni Henrik ang pag-slap ng mga mata ng kaibigan at pagkatapos ay biglang tumiim ang mukha. I can be a good listener, seryosong sabi ni Henrik. Hindi kaila sa kanya ang naging relasyon ni Jacob at ni Priya and some other more. Naipagtapat na din ng batang kaibigan sa kanya ang tungkol sa tunay na relasyon nito sa mga Montefalco pero hindi ang bahaging ito ng damdamin ng binata. There's nothing to tell, Henrik. Believe me, one moment she was there and gone the next. Naroon ang bitterness sa tinig ng binata.
Parang ang panaginip ang lahat eh. A kind of dream that I long every night na sana'y mapanaginipan ko ulit. Muling tumawa si Henrik. I'm a romantic fool, aren't I? Nung binatilyo pa ako, iniisip ko that girls are for fun. Hanggang ngayon ay ganoon pa din ang paniniwala ko. Well, you can't blame me. Sa klase ng pagsasama ni Michael at ng mama, para sa akin, 1 in 1,000,000 na lang ang tulad ng kay Jake at Tita Jana. Hindi ko sinasabing santo si Jake ha, but there's only one woman for him. And it's very ironic that my mother breathed, lived, and loved only one man in her whole life. And that's Jake Montefalco. She died for him, you know. Kumaralgal ang tinig niya sa bahaging iyon. You're lucky you're Jacob dahil nakilala mo ang magulang mo. Itinaas sa Jacob ang wine glass. Let's drink, Henrik, dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Chantal at kung paano ko siya lalapitan. Muling tumawa si Henrik. Right, let's toast to the shrewd businessman who would soon be speechless in front of a lovely maiden. Napangiti siya. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang babaeng wala naman kayong pinagsamahan except for one magic moment na hindi ko nga alam kung nangyari ba talaga? Huminga muna siya ng malalim saka tumayo. Nagpaalam kay Henrik at lumabas ng opisina. Nasa harap pa rin ng computer si Carol. Lumingon ito nang maramdaman siya. Nasaan si Chantal, Carol? What happened back there, Jacob? Bakit bigla-bigla ay nagpaalam ang pamangkin ko na umalis? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jacob. Sa'yo ba siya nakatira? Lumalim ang mga gatla sa noo ng matandang babae at matinim na tinitigan ang binata. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Chantal. Lampas isang taon na din ang nakakalipas mula nang tanggapin siya ng kanyang tita Carol. Ito ang legal na asawa ng kanyang ama. Hindi nagkaroon ng anak ang mga ito. At dahil umibig si Clara kay Brando at gayon din ang lalaki, ay nagpa siya ang mga ito na lumayo kay Carol. Yon ang naging kasalanan ni Clara sa kapatid na hanggang sa huling sandali ay labis na itong pinagsisihan. Nung araw na lumuwas si Chantal ng Maynila, ay tumuloy siya sa address na nakalagay sa diary ng kanyang ina. Nagbabakasakali siya na tatanggapin ng kanyang nag-iisa na lang na kamag-anak sa kabila ng pagkakasalang ginawa ng kanyang magulang. Naluluhang tinanggap naman siya nito at labis na nagdadalamhati ng malamang wala na ang nag-iisang kapatid. At mula nga noon ay nagbago na ang buhay ni Chantal. Ipinasok siya ni Carol sa isang kilalang universidad sa kabila ng kalagayan niya. Sa loob ng ilang buwan ay tuluyang natakpan ang dating Chantal at sa loob din ng panahong iyon ay hindi ilang beses sumagi sa isip ng dalaga si Jacob. The pain and the heartaches. Ibinigay niya ang sarili sa isang lalaking ibang babae ang nasa isip while making love to her. Ay, hindi nga pala. He just had sex with her. Pinag-aralan niya ang mga kilos at pananalita ng isang sopistikadang babae. Hindi mahirap gawin iyon. Ang inay niya ay Pino at de klaseng kumilos. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito makasalamuha ng ibang taga-asyenda na ilang sa kanyang inay. Alam niyang maaari silang magtagpo ni Jacob, subalit hindi niya alam na sa araw na iyon mangyayari. She was too busy with her thoughts na hindi niya narinig ang pagparada ng isang sasakyan. Isang katok ang nagpabaling sa kanya sa pinto. Bukas iyan, Helen. Aniya sa kasambahay. Bumukas ang pinto at sumungaw si Jacob. Chantal. Jacob? Nauutal na sabi niya. Gusto kitang makausap. Pwede ba akong pumasok? Umilap ang mga mata ni Chantal bago nagsalita. Nasa loob ka na? She was trying to control the quiver of her voice. Maupo ka? Umupo sa katabing sofa si Jacob at halos magdikit ang mga tuhod nila. Kung hindi lang sana siya magmumukhang gaga, ay gusto niyang lumipat ng ibang upuan.
Kasama mo ba dito si Carol? Iginala ni Jacob ang tingin sa buong kabahayan. Umiling si Chantal. I occupy this space, ani niya. Hindi siya nagsisinungaling dahil iyon naman ang totoo. Bakit ka nandito? Bakit bigla ka nawala, Chantal? Tanong ng binata na ginagap ang kamay ng dalaga. I had an appointment. Alam niyang hindi ang kanina ang tinutukoy ni Jacob, kundi ang pag-alis niya ng San Diego more than a year ago. Sinubukan niyang hilain ang kamay rito, pero ikinulong ni Jacob sa mga palad nito ang kamay niya. She was trembling. Nararamdaman ng binata iyon. Her eyes wide in apprehensions. And dear Lord, she was so pretty that he wanted to kiss her there and then. Alam mong ang tinutukoy ko ay ang bigla mong pagkawala sa asyenda. She shrugged her shoulder, trying to appear casual. Siguro ay alam mo na ang tungkol sa Tita Carol. Aniya na bahagyang sumulyap sa nakabukas na pinto. Gusto kitang tanongin dyan, pero hindi mo na ngayon. Gusto kong malaman ang naging buhay mo sa nakalipas na taon. How have you been, Chantal? Natitiyak kong may nasabi na sa'yo si Sir Henrik tungkol sa akin. Itinaas niya ng bahagya ang mukha at gusto niyang isiping naninigas na ang mukha niya sa kakapilit na maging formal at baliwala ang presensya ng binata. You've changed a lot, he whispered huskily. Isang hindi totoong ngiti ang pinakawalan niya. Of course, fine clothes and Tita Carol's money. Hindi niya gustong salubungin ang mapanuring titig neto. She almost sighed her relief nang bitawan ni Jacob ang kamay niya, pero muli rin pinigil ang paghinga nang ang baba niya ang hawakan ni Jacob at itaas ang mukha niya. Hindi ka na ang dating dalagitang kilala ko. You're prettier and lovelier. Pagkatapos ay hinagod ang katawan niya. You've gained weight at the right places. Pinamulahan siya ng mukha saka ang umiti. Sinisikap baliwalain ang huling sinabi neto. Siguro kasi tumanda lang ako. Hindi agad sumagot si Jacob at tinitigan siya. Yeah, nakikita ko ang malaking pagbabago. Nakangiting sabi neto na may nais ipakahulugan. She slowly released her breath she was holding. Mula nang dumating sa San Diego ang binata, nang mamatay ang mga magulang neto, ay hindi niya ito nakita ang umiti kahit minsan. In fact, wala siyang natatandaang umiti si Jacob. And now, he's smiling. Narito ang mukha ng lalaking tinandaan niya sa puso. Ang lalaking inihalin tulad niya sa isang foreign actor na ang dalawang posters ay nasa silid niya sa asyenda. Wala sa loob na napangiti siya sa lalahaning iyon. Nagsalubong naman ng kilay ni Jacob. Why are you smiling? Aha? Bakit kang umingiti? Ulit neto. Umiwas siya ng tingin. Ibinalik ng kamay ni Jacob ang mukha niya. Tell me, giit neto. May naalala lang akong nakakatuwa. About me? Magkadikit pa rin ang mga kilay neto. Tell me about it, Chantal. Umiling siya. Please, pagpupumilit ng binata. It's really crazy. Alam mo na, pambatang alaala lang. Kahit na, sabihin mo sa akin. His voice persistent. Oh well, nagkipit siya muli ng balikat. I have likened you to my favorite foreign actor, ani niya. Nawala ang pagsasalubong ng mga kilay ni Jacob at muling umiti. His eyes sparkling, binitiwan ang mukha niya. Really, I hope it's not Van Damme. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Paano mong? She stopped on time. Paano nga ba nito nalaman? Mabilis siyang umiling. No, it's Eddie Murphy. Nag-echo sa buong bahay ang malakas na tawa ni Jacob. She was torn between annoyance and embarrassment. Little liar, anito na nakangiti pa rin.
Bago ako umalis ng San Diego, ay pumasok ako sa silid mo. I saw Vandom posters. Pinamulahan ng mukha si Chantal. Hiyang-hiya. Kung bakit ba kasi nakalimutan niya ang poster na iyon sa pagmamadali niya. Dalawa ang poster na iyon na binili niya sa bayan noong 4th year high school siya. At sinulatan niya ng pentel pen ang poster in bold letters. Naaalala ko pa nga na may sinulat ka sa mga poster na iyon. Patuloy ni Jacob sa nanunuksong tinig at mga mata. Lalong namula ang dalaga. 15 pa lang ako nung sinulat ko yon. Hinaluan niya ng inis ang depensa. Alam mo naman, bata pa. I know, patuloy ni Jacob and then chuckled. Pero hindi ka na bata ngayon kung titigan mo ako. Nakangiting wika ng kanyang isip. Oh, ginagawan mo ng issue? Ni hindi ko na nga maalala kung ano yung sinulat ko dun eh. Kaila niya. Ako, I remembered every word. Paniniyak ni Jacob. I love you, Vandam, dahil kamukha mo si Jacob. He doesn't smile too. There, hindi ba at iyon ang sinulat mo? Patuloy na ito sa panunukso. Mas pipiliin niyang lamunin na lang ng lupa na mga sandaling iyon dahil sa labis na kahihiyan. Namuo ang mga luha niya sa pagkapahiya at inis. Well, I'm glad you remember those. Aniya na bahagyang itinaas ang mukha at sa formal at malamig na tinig ay nagpatuloy. Hindi na kailangan ungkatin pa ang mga bahaging iyon ng kabataan ko. Of course, you don't really look like him. Gwapo kaya nun? Hindi pa rin maalis ang mga ngiti sa labi ni Jacob. Don't be cross, Chantal. Binibiro lang kita. I miss you. Nagsikip ang lalamunan niya. Well, I'm glad you do. Salamat. Why are you giving me this cold treatment? Tanong sa kanya ng binata. Bakit bigla ka naging interesado sa akin, ha, Jacob? Nagsasalubong ang mga kilay na tanong niya. She has to put him off immediately kung hindi niya gustong mauwi pa sa kung saan ang maraming usapan. At bakit ka umiiwas? Hindi ko alam na iyon ang ginagawa ko at hindi ko alam kung ano ang dapat nating pag-usapan. Isa lamang akong ordinaryong katulong sa malaking bahay na napunta ng Maynila at nakapagpatuloy sa pag-aaral. Sumulyap siyang muli sa pinto. Kinakabahang anumang oras ay papasok si Helen. Hindi ka katulong. You never were. At kahit pakatulong ka, ano ang kaibahan nun? Parehas ang turing ko sa kaibigan o sa kasambahay. Nirerespeto at ginagalang ko sila. Anito, sa pagkakataong iyon ay nawala ang gentleness sa tinig neto. I'm sorry, bawi niya dahil totoo ang sinabi ng binata. Tumayo si Jacob at pinasok ang mga kamay sa bulsa. Inikot ang tingin sa loob ng duplex. Pagkatapos ay muling binalik kay Chantal. What happened between us the day you left, Chantal? He asked softly. Eh, hindi ko maintindihan ang gusto mong itanong, Jacob. Mabilis niyang sagot pero nagbaba ng tingin. Don't lie. Maaaring lasing ako pero natatandaan ko ang ginagawa ko. I just can't totally recall what happened. Please tell me. Oh, natatandaan mo pala eh. Ano ang dahilan at ipapaalala kong isa-isa sa'yo? Hinaluan niya ng iritasyon ang tinig. I took your innocence, didn't I, Chantal? This is ridiculous and embarrassing, galit niyang sabi. Ayoko nang pag-usapan pa ang mga bagay na iyon, Jacob. Hindi ko intensyong kalimutan ang mga bagay na iyon, Chantal. Gusto kong itanim mo sa isip mo yan. At hindi ako makapaniwalang baliwala sa'yo ang pagkakaloob mo ng sarili sa'kin. Mariing wika neto. Correction please, hindi ko kusang pinagkaloob. Inakit mo ko. It was half lie and half truth. Chantal, sorry. I'm really sorry. Nakadama ng deja vu ang dalaga. Sinabi na rin ni Jacob ang mga katagang iyon noong muntik na siyang mapasigaw sa sakit. Only,
ipinagkamali siya ni Jacob sa ibang babae sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, and it really hurt so much. Pero ano nga ba ang inaasahan niya? Wala naman silang relasyon, ni hindi nga nagpapakita ng motibo ang binata na may interes ito sa kanya o sa ilang pagkakataon na naroon ito. Oh well, he was nice, polite, and concerned. Pero maliban doon ay wala na. Let's drop the subject, Jacob. Okay, formal niyang sinabi. Ayoko ng pag-usapan pa iyon. Kung hindi mo kakalimutan, then that's your own problem. Pero ako, kinalimutan ko na yun. Hindi sumagot si Jacob. Matagal na katahimikan ang namagitan bago nagsalita ang binata. May small party na gaganapin sa mga Montefalco mamaya. Welcome home iyon para sa pagbabalik ng nawawalang prinsesa ni na Jake at Jana. Or should I say, nag-iisang babaeng kapatid ko. I want you to come with me. Mabilis na umiling si Chantal. Finals ko bukas at sa susunod na araw. I can't afford to miss it. Pagsisinungaling niya. Actually, she can. Pero hindi niya gustong muling bigyan ng pagkakataon si Jacob na makalapit sa kanya. Wala siyang tiwala sa sarili. At isa pa, nakatango na siya kay Kenneth na sasamahan ito sa isang party. Pero hindi niya sinabi iyon dahil hindi naman niya inuuhan pa si Kenneth dahil nga sa finals niya. Tinitigan siya ng binata na tila binabasa ang katotohanan sa mga sinasabi niya. Alright, pero huwag mong ipagkamaling. Ito ang huling pagkakataong pupunta ako dito. I'll be seeing you, Chantal, again. Anito bago lumabas. Ang sumunod niyang narinig ay ang tunog ng pagalis ng sasakyan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas at lumipat sa kabilang bahay. Papakabila sana kami ni Jane, Chantal, sa lubong ni Helen na nasa bungad ng pinto. Kaso hindi ko na tinuloy. Naisip ko kasing may bisita ka dahil may nakaparadang kotse sa labas. Napapikit ang dalaga. Salamat at hindi ka lumipat, Helen, ani niya. Pagkatapos ay kinuha dito ang magpipitong buwan na anak. Hello, love. Did you miss mommy? Tinampian niya ng halikang noo na magandang batang babae. I saw your daddy today, sweetheart. Mapait na wika niya. Hindi mo siya kamukha. Kahawig mo kasi ang Lola Jella at Lola Jana mo noong bata pa sila. Masuyo niyang hinawi ang buhok ng anak sa mukha nito. I'm sorry, sweetheart, pero hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Gusto kong makilala mo siya at makilala ka din niya, pero paano ko gagawin iyon? Sabihin mo sa kanya ang totoo, Chantal, ani ng galit na tinig ni Carol na nasa pinto. Tita, hindi niya narinig ang pagparada ng kotse neto. Duda na ako nang itanong ni Jacob ang address mo. Hindi ko sinasadyang ang numero sa kabila ang naibigay ko. Kinuha neto ang bata mula sa kanya at sandaling napawi ang galit at kinintala nito ng halik sa noo. Nang makaalis si Jacob ay hinanap ko sa computer ang file niya. Taga San Diego ang ina niya. Tita, nanlulumong ikinulong ni Chantal ang mga palad sa mukha. Hanggang sa mga sandaling ito ay itinago mo sa akin ang bagay na iyan, Chantal. Kung alam ko lang, disin sanay nakagawa na ako ng paraan. Nagpanik bigla ang dalaga. Please, Tita Carol, nakikiusap ako. Ayoko malaman ni Jacob ang tungkol kay Jane. At gusto mong maging katulad mo ang anak mo? Huli na para bawiin ni Carol ang sinabi. Lumatay ang matinding sakit sa mukha ng pamangkin. I am sorry, Chantal. Hindi ko dapat sinabi iyon. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng mga magulang mo. But you're right, Tita. I was their bastard. Mapait na sagot niya. Parang piniga ang puso ni Carol. They love each other. They could have gotten married kung may divorce lang dito sa atin. Hindi ko gusto maging judgmental, iha. Nag-aalala lang ako sa inyong mag-ina, sa apo ko, paano kung lumaki siya
at itanong niya kung sino ang ama niya. Itinaas ng dalaga ang mukha at tinignan ang anak. By that time, ay makakaisip na ako ng isasagot, tita. Pwede kong ipakilala si Jane sa kanyang ama without getting me involved again. Kakausapin ko si Jacob, Chantal. Tumigas ang mukha ng dalaga. Pag ginawa ninyo iyan, ay aalis kaming mag-ina. You'll never see us again kung paanong hindi mo rin nakitang muli ang inay. Aniya. It was so unfair to tell her that, pero wala siyang choice. Oh, Chantal. Tita, she said softly. I promise to settle these things with Jacob. My way. Pagtatapos niya. Kung paano, ay hindi niya alam. Dumating si Jacob sa Villa Montefalco. Sinalubong siya ng kanyang ama at ng kanyang tita Jana. Nakipagyakapan siya sa dalawa bago tumuloy sa dalagang magiging date niya sa araw na iyon. Sina Lander, Lucas at Lance ay may kanya-kanya ng date, kaya naman siya ang nataasang maging date ng nag-iisa nilang babaeng kapatid. Hello sweetheart, bati niya sa kapatid. 6 na buwan na rin ang nakakalipas mula ng matagpuan ito. Sa ibang bansa ito, nanirahan ng ilang buwan at nito nga lamang ay pinauwi para ipakilala sa lahat. Looking handsome ha? Wika ni Lorraine sa kanya. Ganun talaga, ganda ng lahi natin eh. Biro niya rito. Inabot ang kamay nito, saka naglakad. Malayo pa ang binata ay natanaw na siya ni Priya na nagdikit ang mga kilay pagkakita sa kasama ng binata. So, mahilig pala sa mga Montefalcong babae ang lalaking ito. Kaya naman pala hindi ako sinama kahit halos ipagsiksikan ko na ang sarili ko. Hello Jacob! Ani ni Priya na ikinawit ng kamay sa braso ng binata at hinagod ng tingin si Lorraine. Ngumiti si Jacob. Hanggang ngayon nga pala'y hindi pa rin alam ni Priya na isa siyang Montefalco. Maliban sa pamilya ay si Henrik lamang ang nakakaalam niyon. Lorraine, I want you to meet Priya. And Priya, siya si Lorraine Montefalco. Hi, masiglang bati ni Lorraine. Hello, malamig na sagot naman ni Priya na ipinagkibit ng mga balikat ni Lorraine. Another jealous woman, ha? Napangiti si Lorraine sa naisip. Excuse us, Priya. Paumanhin ni Jacob na natanaw si Henrik na kumaway. Kasama nito ang asawang si Anna. See you around. Wika ni Lorraine kay Priya na nilaro ng daliri ang hawak na wine glass at matalim ang mga matang sinundan sila ng tingin. Hello Jacob. Nakangiting salubong ni Henrik sa kabinaling ang tingin sa dalagang kasama ng binata. I have finally met the famous daughter, the Montefalco princess. Hi, I'm Lorraine Montefalco. Pleased to meet you. Magalang na sagot ni Lorraine dito. Oh, by the way, meet my wife Lorraine, Anna. Anna, this is Lorraine, Jake and Jana's daughter. Isang ngiti ang binigay ni Anna sa dalaga bago nakipagbeso-beso dito. Maya-maya pa ay may natanong na bagong dating na bisita si Henrik. Tinapik nito sa balikat si Jacob. Kakausapin ko lang ang presidente ng Diamond Bank pare, paalam ni Henrik bago naglakad kasama si Anna. Naiiling nang umiti na lang ang binata. Nahagip ng tingin ang ilang mga bisita na halatang siya ang pinag-uusapan. Confirming speculations and rumors na bagaman hindi tinukoy ng mga periodiko noong mangyaring eskandalo ay may mga pahiwatig naman. Maya-maya pa ay nagsimula na ang party. Pinakilala na din sa lahat ang nag-iisang anak na babae ni Jake Montefalco. Jacob and Lorraine circulated around and met some men na ang iba'y kakilala at ang iba'y ipinakikilala. Nakita niya ang mga matang ipinupukol kay Lorraine and he felt possessive sa kapatid na hindi niya pinahintulutang kumawala sa tabi niya. Kasalukuyan silang nagsasayaw ni Lorraine nang biglang magdilim ang mukha ni Jacob sa dumating na parehas, si Chantal.
at kasama nito si Kenneth. Chantal is wearing a simple black mini dress and she's gorgeous as hell. Sweetheart, do me a favor please. At pag nagawa mo, you can ask anything within my power at ibibigay ko sa'yo. Ani niya na niyoko ang kapatid. He want me to kiss you para itaboy ang mga mata ng mga babaeng kanina pa naghahangad na may sayaw mo? Why? I could feel their stare at my back na parang gusto akong kalmutin. Natatawang wika ng dalaga. Napangiti siya. Wrong, sweetie. Nakikita mo ba ang parehas na yon na kausap ni Lance at Nayumi? Hmm? Sino? Pinaglagos ng dalaga ang mga mata sa pagitan ng mga naroroong tao. Remember Kenneth, right? Siya yung unang nakahanap sa'yo. Do your best para hindi na niya kakausapin pa si Chantal, the woman in black. Nagdikit ang mga kilay ng binata na pumagitla sa dance floor ang dalawa at magsayaw. Kenneth is holding Chantal so close na para bang walang hanging makakadaan. Napalabi si Lorraine na makita si Kenneth sa kangumiti. Akala ko magiging boring ang gabing ito, Jacob. Puro kasi may asawa ang pinapakilala niyo sa akin. Anyways, si Apollo ang gusto kong kapalit. Wika niya na ang tinutukoy ay ang mamahaling stallion ng binata. No. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Sige, bahala ka. Ask another. Angil ni Jacob sa kapatid. It's Apollo I want, Jacob. No Apollo, no deal. Isang matalim na paghinga ang pinakawala ng binata. Alright, take him. Wika nito sa napipilitan at galit at tinig. Shit, Lorraine, I love that stallion. Natawa si Lorraine na humiwalay. She don't get anything in this world out of nothing, brother. And that woman seems special for you para ipamigay mo ang pinakamamahal mong kabayo. Nagtagis ang mga bagang ng binata. Tiyakin mong hindi na muli isasayaw ni Kenneth si Chantal or else? Ako nang bahala. Wika nito. Nang matapos ang tugtog, ay lumakad ang dalawa patungo sa mesang kinuupuan ni na Kenneth at Chantal. Hello, Kenneth. Inilahan ni Jacob ang kamay na nakangiting tinanggap naman ni Kenneth. And hello rin, Chantal. Isang tipid ng ngiti ang sinagot ng dalaga rito. I want you to meet Chantal, Lorraine. And Chantal, this is Lorraine Montefalco. Hey, Chantal. Nakangiting tango ni Lorraine dito at pagkatapos ay tinuo ng pansin kay Kenneth. I like the music. How about a dance? Tumikim si Kenneth. Come on, you're really not that old to dance, diba? Pagkulit ng dalaga, giving Kenneth her most seductive smile. Hindi kumibo ang binata na biglang gumalaw ang muscles sa mukha sa sinabi ng dalaga. Do you mind, Chantal? Baling ni Kenneth sa dalaga. It's okay, Ken. Ani ni Chantal na hindi malaman kung paano tititigan ng masama si Lorraine. Hindi niya gustong maiwan silang mag-isa ni Jacob. Nakikita niya ang galit sa mga mata nito. Si Lorraine ay hinila ang nag-aatubiling si Kenneth sa dance floor. Hinila naman ni Jacob ang upuan at tumupo sa harap ni Chantal. Alam mo kung ano pang ayaw ko sa lahat? I hate liars. Simula nito na nagtatagis ang mga bagang. Just as you hated panties and shorts? Ibigyang kutusan ang sarili, sinasabi. And pantyhose as well, he said between his teeth. Maigpit na hinawakan si Chantal sa braso na napangiwi ang dalaga. Finals, ha? May karapatan ako magbago ng isip. Itinaas siya ang mukha for emphasis. Besides, hindi ko matanggihan si Kenneth. Great! Kaso mabasag ang mga ngiti nito na nilingon ng dalawa sa dance floor. And what about me? Kaya mo akong tanggihan? Ganun ba? Lalong bumaon ang kamay nito sa braso ni Chantal. Bitiwan mo nga ang braso ko? Ano ba? Singhal niya. Hindi gustong lakasan ang tinig dahil maraming tao. Ang ilan nga sa mga ito ay nakatingin na sa kanila na halata ang kuryosidad sa mga mata. Bago pa makakilos si Jacob
ay tumayo na ang dalaga at pumagit na sa dance floor. "Excuse me, but I want to claim my escort back." Wika ng dalaga na ikinapanlaki ng mga mata ni Lorraine. Si Kenneth naman ay amused sa binitiwan ang partner. "Sorry, bored nitong sinabi sa naistatuang si Lorraine." "Just first claims." Ani ni Kenneth na isinayaw si Chantal at pumagit na pa. Galit na bumalik ng mesa si Lorraine. "Pinabawi ko na si Apollo. Hindi mo nagawa ang deal." "To hell with Apollo. Napahiya ako, Jacob." Nagpupuyo siya sa galit. Naniningkit ang mga matang, sinundan ng tingin si Kenneth. "I'll make that dumb man pay for this. Hindi man na siya nagkaroon ng decency to bring me back here. Literal na, iniwan niya ako sa gitna ng dance floor." Nagkibit ng mga balikat si Jacob. Hindi pinansin ng kapatid sa pag-ingit ni Teto. Tinala niya sa bibig ang baso ng alak na nasa mesa. Na hindi niya rin napansing, wala na si Lorraine sa tabi niya dahil may nagayang sumayaw rito. At lalong hindi niya napansin na wala na sa bulwagan sina Kenneth at Chantal. "Let's dance, Jacob," ani ni Priya na dinapik siya sa balikat. "May kasayaw ng iba ang partner mo." Bagot na tumayo ang binata at pinagbigyan ng dalaga. "Sino ba kasi sa kanila ang target mo? Si Camille, si Lorraine o yung babae kanina? But all of them deserted you. Lost your touch, ha, handsome?" Panunuyan ito. "Shut up, Priya, and keep on dancing." "Oh, Jacob, can't we be friends again?" Nagsusumamo ang tinik niya. "Stop your little girl act, Priya. We are still friends. No more, no less." "Basta mo na lang akong binaliwala, Jacob. You've used me." Ako sa neto. "I really hate to say this, Priya." Wika ni Jacob na iginala ang paningin sa paligid. Hindi niya makita si Chantal kahit saan. He was alarmed instantly. "If there's one more thing I hate, aside from panties, shorts, and liars, yun ay ang two-timer." Anong sinasabi mo?" "Huwag ka nga magmangmaangan. Alam kong pinagpatuloy mo ang affair mo kay Edwin. And don't ask me why. Mapapahiya ka lang." Hinila nito ang dalaga pabalik sa mesa at iniwan doon na walang pasabi. "Have you seen Kenneth?" Patay mali siyang tanong ni Jacob kay Lance. "He left with Chantal 15 minutes ago. Why?" Nagtagis ang mga bagang ni Jacob. Huminga ng malalim bago nagsalita. "I'll have a favor to ask, Lance." Wika niya. Wala na siyang ibang ginawa sa gabing ito kundi ang humingi ng favor sa mga kapatid. "Anything within my power, bro." "Ikaw na muna ang bahala kay Lorraine. Otherwise, Dad will kill me. Mayaayusin lang ako." Nahuhulaan na ni Lance kung ano iyon. Nakita niya ito kanina habang kausap ang isang babae sa mesa. Halata sa mga mata ng kapatid ang pag-ibig. "No worries, bro. Ako na bahala sa bunso natin. But she's angry with Ken. And I hope na makalimutan na niya ang inis na iyon pagkatapos ng gabing ito." Natatawang sabi ni Lance. Si Jacob ay mabilis sa tinungo ang sasakyan at lumabas sa mansyon. Tumaas baba ang dibdib sa sobrang galit. Halos paliparin niya ang kotse sa pagpapatakbo. Mabuti na lang at wala nang gaanong tao sa kalye dahil alas 12 na ng hating gabi. Ilang sandali pa'y nasa loob na siya ng subdivision. Sa inis niya'y hindi niya na napansin ang isang pamilyar na kotse pabalik. Maya-maya pa'y nasa tapat na siya ng duplex. Madilim doon. Bumaba siya at diniina ng doorbell. Hanggang sa mapagod na lang siya ay walang nagbubukas. Walang tao. Kung ganon ay hindi pa inihahati ni Kenneth si Chantal. Lalong nag-ipon-ipon ang galit sa dibdib niya. Pinatay niya ang makina at saka naghintay. Nalipungatan pa siya nang may magdaang sasakyan. Hindi niya na malayang nakatulog na siya sa paghihintay ngunit madilim pa rin ang bahay. Imposibleng hindi niya narinig kung dumating man si Kenneth at Chantal. Tinignan niya ang relo sa braso. Alas 4 na ng madaling araw.
I'll kill you, Chantal. Wika niya sa isip sa matinding galit at selos. Hindi ka ba sasama sa grocery, Chantal? Bungad ni Carol sa pamangkin na kalalabas lamang ng banyo. Hindi na po, tita. Inihagis ng dalaga sa laundry ang basang tuwalya. May de-develop akong mga films na kasama pa rin ang binigay ko kay Sir Henrik. O siya, sige at aalis na ako. Anito, nanilapitan ng apo sa carrier nito at inagkan bago lumabas. Helen, tawag niya sa yaya habang humuhugot mula sa closet ng isang cotton shorts at isinuot. Pagkatapos ay ang tube blouse. Pakikuha na kay Jane at lilipat na ako sa kabila. Kinuha niya mula sa bag ang isang rolyo ng film. Bahagyan niyang pinisil ang tungki ng ilong ng anak saka lumabas ang silid. Dire-diretso siya sa kabilang duplex at nagtuloy na sa dark room saka isinara ang pinto. Binuhay niya ang mapulang ilaw. Pagkatapos ay ni-on ang cassette and play the tape na naroon na. Naglagay siya ng developer sa basin at inilapag ang film. Ang ibang dati nang nasa fixer ay inalis ang dalaga at inilubog sa tubig. She was sighing softly kasabay ng tape at abala sa ginagawa. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto. Gulat na sinamahan ng galit ng lumingon. Helen, may expose ang... Jacob? He was silhouette from the light outside kaya hindi agad nakita ni Chantal ang galit sa mukha ng binata. Nalusokopahin ito ang pinto ng dark room. Isinara ng binata ang pinto. Sa dalawang hakbang ay nasa harap na ito ni Chantal. Marasa itong hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Saan kayo nagpunta ni Kenneth kagabi, ha? Anong oras na kayo nakauwi? Anong? Napaatras sa kabiglaanan si Chantal. Bumangga likod niya sa counter. Hindi kayo umuwi kagabi. Damn you, Chantal. Saan ka dinala ng lalaking iyon? Alas bumaon na sa bare shoulders niya ang tila bakal ng mga daliri ni Jacob at nasasaktan siya. Unti-unting lumilinaw sa isip niya ang sinasabi ng binata. Nagaya akong umuwi and he took me straight here. She reasoned out bago pa muling naisip na ano nga ba ang pakialam ng lalaking ito sa buhay niya. Liar! Nagtagis ang mga bagang ng binata. I was here until 4 a.m. at wala kahit anino mo. Inakit ka rin ba niya tulad na inaakusa mo sa akin ginawa ko many months ago? Or you did your own share of flirting? Sa kabila ng mapusyaw na ilaw ay kitang-kita ng dalaga ang galit sa mukha ng binata. He looked like a dangerous lion ready to pounce, subalit nagagalit din siya. She hated him last night for being so overbearing. And she hated him now sa mga pinagsasabi nito na tila siya isang masamang babae. I hate you! Bigla niyang tinabig ang binata at humakbang upang lumabas. Subalit, hindi niya nagawang makadalawang hakbang dahil inawakan ni Jacob ang braso niya at malakas siyang kinabig. Oh yes, just as I hate you now! He said in equal tone and shoved her against the counter and kissed her hungrily. For a moment, she wanted to push him. Pero hindi niya alam kung paanong nawaglit agad iyon sa isipan niya. Na doon ang buong isip niya sa halik ng binata. The same tingling feeling na naramdaman niya noon when he kissed and touched her before Jacob filled with his flesh. Ang sumunod niyang namalayan ay nakayakap na rin siya rito, pressing her body closer to his body. Ang mga kamay niya ay nasa buhok nito. Kung paanong naibaba ni Jacob ang tube blouse niya ay hindi niya matandaan. She was busy unbuttoning his shirt at the same time. His lips on her neck and his hand cupping her breast. His mouth took over and wildly nipped one peak. Then, his hands moved down to her so easy to pull down cotton shirt. She was ablaze with desire. Ang mga kamay niya ay nasa matipuno nitong dibdib. Hindi niya alam kung saan ang galing ang damdaming iyon.
Hindi siya makapaniwalang she had this uncontrollable passion within her. It has been over 6 months when she gave birth to Jane. At hindi rin biro ang mga lalaking nagnanais na makuha ang atensyon niya. Pero wala kahit isa sa mga iyon ang nagpadama ng nararamdaman niya para kay Jacob. Noon o ngayon. She could almost hear the pounding of her heart while the tape played another song. Sa loob lamang ng ilang sandali ay pareho na silang hubot-hubad. Huminto sila sa paghalik at tinitigan ng isa't isa. His warm breath on her face. Ang mga mata ng binata ay punong-puno na maraming pangako. He was breathing rigidly. She was softly gasping for breath. His muscular body gleaming like gold in the subdued lightning at nababanaag na Chantal ang mga butil ng pawis sa noon neto. Like a slow motion, he moved closer. His lent pressing against her skin. His hands on her buttocks. Pagkatapos ay naramdaman niyang tumaas siya mula sa sahig. Mahigpit siyang napahawak sa mga balikat ni Jacob. He sat her on the counter and stood between her legs. Sa banayad na liwanag ng ilaw ay hindi humihiwalay ang mga mata ni Jacob sa kanya. Napasinghap siya as he thrust with full force. She could have cried out kung hindi natakpan ng mga labi ni Jacob ang mga labi niya. His maleness filled her. Yeah, still feels like the first time. In fact, almost like a first time that he groaned. She is so tight and yet achingly so familiar. He stopped and gazed at her face. Mula sa mapulang liwanag ng dark room, she looked like an Egyptian goddess. Eyes closed in obvious discomfort and lips slightly parted, her chest heaving. It's too late para umalis tayo rito and went to your bed, diba? He whispered huskily, forcing himself to ignore the throbbing demand. She opened her eyes, glimmering from unshed tears tulad din nung una. Ang kaibahan nga lang, ngayon ay hindi niya gustong pumatak. Yeah, I guess so, she whispered back and unconsciously moved to ease the little discomfort. Don't do that, hirap na wika ng binata. I promise this time, it's going to be different. He moved slowly. She moaned seductively in a mixture of a little pain and pleasure. We'll make it nice and easy, sweetheart. Even if it kills me, dugtong pa ng binata sa isip. He wasn't prepared for his gentleness. Umpisa pa lang, his passion have exploded already, which she responded in equal fire. He touched his lips to her, soft as a butterfly wing, his tongue playing and teasing. Kiss me back, he commanded hoarsely. She didn't feel sexual, at least sa sandaling iyon. Though it didn't hurt like the first time, she could feel the little discomfort and Jacob is trying to drive deep. But the sound of his husky alone made her body burn again. She parted her mouth and met his tongue. Then his lips trailed down to her breast. She almost cried out when his mouth closed on her hardened peak. His hand moved further below. Nararamdaman niya ang kamay nito sa kasalanan niya. Banayad siyang napasinghap and arc her body. Tuluyang nakalimutan ang discomfort. He began driving fast and a slow burning ache started in her stomach. Jacob, what's the matter with me? Her nails digging into his flesh and she moaned sexily every move he made. Wala, I have just branded you mine for the second time around. Let it go, sweetheart. Bulong ng binata sa hirap na tinig. Her heart pounded rapidly. She was clutching his shoulders. Then, she felt something violent erupted within her. Napaungot siya, and in seconds, her breathing stopped. Isinabsob ni Jacob ang mukha sa buhok niya and held her tight and cried her name in a shattering climax just as the song ended. Nang bumalik sa normal ang paghinga ng dalawa,
ay bumitaw mula sa pagkakayakap si Jacob sa kanya. He stared at her tenderly, her face glowed from the soft light. May nadama at nahalikan akong kakaiba just below your stomach, Chantal. Ano yun? Humuko ang binata at hinaplos ang tiyan niya. Hinahanap ng kamay at tingin ang nakapa kanina. Napasinghap naman si Chantal. Saan galing ang pilat na ito? Pilat? Kung hindi dahil sa mapulang liwanag, ay nakita na sana ni Jacob ang pagkawala ng kulay na mukha niya. Sunod-sunod ang kaba ng kanyang dibdib. Appendicitis? Yes, appendicitis nga. Napakabilis niyang naisagot na nagpasalubong ng mga kilay ng binata. Mabilis na bumaba mula sa counter ng dalaga at dinampot isa-isa mga kasuotan saka nagsimulang magbihis. Ngunit inagaw naman ni Jacob ang shorts mula sa kamay niya. Let's make it to your bedroom, sweetheart. Hindi na tayo nakarating doon. Amused na wika ng binata. No! Pagtanggi ng dalaga. Dinampot niya mga gamit ng lalaki at ibinigay dito. Magbihis ka na, please. Ngumisi si Jacob. Chantal, kung iniisip mong maitataboy mo ako pagkatapos ng nangyari, then think again. His voice in between amusement and desire again. Nilapitan ng dalaga at inilagay ang isang braso sa mga binti neto at ang isa naman ay sa likod. Anong ginagawa mo? I'm taking you to your bedroom, Chantal. Anito, nabinuhat siya at humakbang palabas. Open the door. My bedroom? Ulit ng dalaga. Tatlo ang silid sa duplex na iyon at ang isa ay ginagamit na stockroom na mga kung ano-anong bagay at ang isa naman ay ang display niya ng kanyang mga photograph. Ang ikatlo naman ay ang darkroom na kinaroroon na nila. Jacob, put me down please at magbibihis ako. Maliban sa underwear na naisuot na niya, she was as naked as he was. Nag-aalala siya na baka dumating ang mga katulong anumang oras. Mabilis siyang nagpapapalag kaya naman napilitan si Jacob na ibaba siya. Mabilis niyang pinagpatuloy ang pagbibihis. Ano ang gusto mong palabasin, Chantal? Sa pagkakataong iyon ay may bahid na ng galit ang tinig ng binata. Jacob, this duplex is my studio. Baka dumating dito anumang oras ang mga katulong. Ang duplex sa kabila ang tinitirhan namin ng tita. Nahinto siya sa pagsasalita. Hindi pa nga pala alam ni Jacob ang kabilang duplex at naroon ang anak niya. Ano ang ibig mong sabihin sa kabilang tinitirhan niyo ni Carol? You occupied both houses? Nagsasalubong ang mga kilay na tanong ng binata. Oh please, just put your clothes on and leave. Bukas na lang tayo mag-usap. Nagpapanik ang tinig niya at lalong lumalim ang pagkakadikit ng mga kilay ni Jacob. Bale, nakatira ka kay Carol? Wala sa loob na napatungo siya habang si Jacob naman ay nagbibihis, though taking his time. Tinitigan siya ng binata habang nagsusuot ng polo shirt. Anong oras kayo naghiwalay ni Kenneth kagabi? May bahid ng talim at banta ang tinig neto. He took me straight here. I mean, sa kabila. Nauutal na sagot niya. Humakbang siya palabas ng dark room. Sumunod si Jacob habang nagsisipar ng jeans. Tiniretso ng binata ang mga silid at isa-isang binuksan. He rolled his eyes at namaywang. Hinintay pa man din kita hanggang alas 4 ng umaga? Gayong tulog ka na pala nun? Nag-aakusa ang tinging ipinukol sa kanya. Bago pa makasagot si Chantal ay narinig niya na ang palaho ng iyak ng anak na papalapit. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi alam kung ano ang gagawin. Alin na lang sa dalawa. Aatakihin siya sa sakit sa puso habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa pagbukas ng pinto or she'll drop dead. Bukas ang pinto at pumasok si Helen. Oh, ayan ang mami mo, Jane. Ani ni Helen sa bata. Ayaw tumahan, Chantal. Hinahanap ka ng anak mo. Alinman sa inisip niyang mangyayari sa kanya'y hindi nangyari. And then, she thought of another wish. Na sana
ay maglaho muna siya ng mga sandaling iyon. Nanlalamig ang mga kamay na napatingin siya kay Jacob na ang mga matay palipat-lipat sa kanya at sa bata. So, ito na pala ngayon ang resulta ng appendicitis operation? I could have guessed that was cesarean scar, Chantal. And ito, his voice dangerously sarcastic. Ang katulong ay nahinto sa paglalakad sa nakitang anyo ni Jacob. Nagtataka itong napatingin kay Chantal. Ang bata ay huminto sa pag-iyak at hinago ng tingin ng estranghero, peltam sa aking. Si Chantal naman ay nanlalambot ang mga tuhod na lumakad patungo sa sofa saka umupo. Ilang taon na siya? And what's her name? Galit na tanong ni Jacob sa kanya. Nang hindi sumagot si Chantal ay naniningkit ang mga mata ng binata. Tinatanong kita, Chantal? He shouted that the child started to cry. Huwag ka nga sumigaw. Tinatakot mo ang bata. Sagutin mo ang tanong ko. Angil muli ni Jacob. Jane, and she's almost 7 months old. Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. At anak ko siya. Mas kumpirmasyon iyon kaysa tanong. Hindi sumagot si Chantal na umiwas ang tingin. Binalingan ni Jacob ang bata na marahang umiyak at palipat-lipat ang tingin sa ama at ina. Nakita ni Chantal ang iglap na pagbabago sa anyo ni Jacob, from anger to tenderness. Nilapitan na ito ang bata at kinuha sa katulong na kanina pa hindi malaman ang gagawin. Iwan mo muna kami, utos si Jacob dito. Mabilis naman na lumabas si Helen. Hush baby, bulong ni Jacob sa anak at pinunasan ang luha nito. Unti-unti namang tumahan ang bata. Daddy will take you home, baby. From now on, you will stay with Daddy. Doon na patayong bigla si Chantal. Hindi mo pwedeng gawin yan. Patuyang tumawa ang binata. Wanna bet? Naghahamong baling ni Jacob sa kanya. Anak ko, ang batang ito, Chantal, at tinago mo siya sa akin. Umalis ka nang walang paalam. How could you be so selfish? Selfish? She thought agonizingly. Ano ang alam ng taong ito sa salitang iyon? He seduced her. Had sex with her. Sex. Yes, that was the right word. And he thought another woman while having sex with her. Whispered that woman's name while he poured his seed inside her. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Jacob. Wika niya sa kontroladong galit. Her eyes sparkled with fire. Hinayaan kitang gamitin ang katawan ko ng 2 beses dahil gaga ako. But enough is enough. What happened between us more than a year ago and later today was one classic example of uncontrollable human lust. Pero wala kang karapatan sa anak ko. Tinapatan ni Jacob ang galit niya. Damn you, Chantal. What do you think you took me for? Breeder? At anong gusto mong palabasin sa pagkakaila sa akin ng anak ko? What did you have in mind? Kailan may lalabas ang bata? Intensyon mo bang i-blackmail ako? Why? I can afford even more. Magkano ba ang kailangan mo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Chantal. Kung paanong wala ring salitang namutawi sa bibig niya nung mag-iwan ng pera si Jake Montefalco many months ago. Hindi siya makapaniwalang muli niyang maririnig ang mga salitang iyon. I'm going to take what's mine at iuwi ko ang anak ko, he said cruelty. Hanggang sa makaalis ang mag-ama ay nanatiling nakatitig sa pinto si Chantal. Halos sumabog ang dibdib sa matinding sama ng loob. Sa ganoon siya dinatnan ni Carol. At ibinigay mo ang apo ko? He was enraged. Nainsulto ko siya, Tita Carol, he said in agony. Hindi ako papayag na ipamigay mo ang apo ko, Chantal, hinanakit ni Carol sa pamangkin na umiiyak. Si Jacob ay sa mansyon dinala ang anak. Sa unay, tahimik si Jane, subalit nang ilang oras na ang lumipas, ay nahanap na ang ina at ang pamilyar na kapaligiran. Nagsimulang umiyak ang bata at hindi malaman ni Jacob kung ano ang gagawin.
kahit ang mga katulong sa mansyon ay hindi mapatahan si Jane. Tinawagan niya ang kanyang tita Jana. Nagulat pa si Jana nang datnan si Jacob na hawak ang umiiyak na bata. Kanino ang batang iyan, Jacob? She's my daughter, tita. Possessive na sabi niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Jana. Sa pagitan ng pagtataka at amusement, ay matiin na tinitigan ang pamangkin. The macho man with a shrieking baby in his arms. Sa sahig ay nagkalat ang samut-saring mga laruan. Mula sa malalaki hanggang sa maliliit, mga laruan ang iba'y hindi pa dapat sa edad ng bata. Kay Jacob ang mga laruan iyon ng bata pa ito. Nakita din niya na nakakalat sa isang mamahaling antique chest ang natapong milk powder. Naroon din ang mga baby bottle. May isa pang mamahaling milk powder ang nakalimutang takpan. Kung mabubuhay si Michael, ay tiyak na mamamatay rin itong muli dahil iyon ang priceless King Louis chess na binili pa sa England. If you don't mind, patuloy ni Jana na inilapag ang bag sa sofa at inabot ang bata. Sino ang mama niya? Someone who's not fit to be one. Galit na sagot niya. Makalipas pa ang ilang oras ay nasa mansyon na sina Jake at Lorraine. Si Lorraine ay tuwang-tuwang kinarga ang batang sa halip na tumahan ay mas lalong umiyak. Ang cute niya, Kuya Jacob! Dahan-dahan at baka mabagsak mo ang anak ko. Sigaw ni Jacob na agad na kinuha sa kapatid ang anak. Who's that bastard, Jacob? Ani ni Jake sa seryosong tono. Too late para bawiin ang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Jacob na dinitigan ng ama. Si Jana ay tumitig na may akusasyon sa asawa. And you're staring at your own bastard, Dad. Wika niya sa pagtatagis ng mga bagang. Umiling si Jake. This is ridiculous. Paano mo nasabing anak mo ang batang iyan? Daddy, can't you see? Hawig po siya ni Mommy. So nakuha siguro ni Baby ang looks niya kay Tita Jella. Wika ni Lorraine. Si Jana ay nagpipigil na magsalita. Hindi gusto makipag-away sa asawa sa harap ng mga anak. Yan ang inilalagay nyo sa isip nyo, kaya iyon ang nakikita nyo. Luhay kong paliwanag ni Jake. Pagkatapos ay muling tiningnan si Jacob. Hindi kita pinagbabawalang mag-asawa, Jacob. Pero ang magdala ng anak na hindi mo alam kung sayo o hindi ay... Tinitiyak ko sayong anak ko ang batang ito. Agap niya. In fact, I will be using your connections and influence kung sakaling balak ng ina niyang kuhanin siya sa akin. Bakit hindi mo nalang pakasalan ang mami niya, Kuya Jacob? Suwestiyon ni Lorraine na nagkatinginan ng tatlo. Sa gabing iyon ay doon natulog ang mga Montefalco. Si Jake na nang malaon ay lumambot ang attitude sa bata na nakatulog sa kakaiyak. Nang umalis kinabukasan ng magama ay nanatili si Jana na umalis din ng tanghali dahil kailangan magpa-check up. Si Jacob ay hindi muna pumasok sa trabaho. Totoong nagbitiw na siya bilang VPGM pero kailangan pa siya roon sa loob ng 2 linggo bago siya tuluyang bumalik sa Montefalco Corporation. Hindi niya maiwan ang anak sa mga katulong dahil wala itong ibang ginawa kundi ang umiyak. Chantal, telepono. Sungaw ni Helen sa pinto, napapailing sa nakitang pamumugto ng mga mata ng dalaga. Sino raw, Helen? Jacob daw. Napalunok siya, mabilis na bumangon mula sa pagkakahiga at nagmamadaling tinakbo ang kinalalagyan ng telepono. Hello? Chantal, nagsasalubong ang mga kilay ni Jacob sa boses ng dalaga. Umiiyak ka din ba? Kumusta ang anak ko, Jacob? Hindi niya maiwasang muling suminghot at mamuumuli ang luha sa mga mata. Hindi pinansin ang concern sa tilig ng binata. Dammit, pareho na lang kayo mag-inang umiiyak. Sigaw neto sa kabilang linya. Oh please, bring her back. You're a busy man, baka magkasakit ang anak ko. Ani niya na tuluyang bumagsak ang luha. No, it was spoken with firmness.
I've got plenty of time catching up on with my daughter. Oras na ipinagkait mo sa akin. Naroon pa rin ang galit sa tinig na ito at hindi napigil ni Chantal ang muling mapaiyak. But you can come and see her. Ayaw tumigil sa kakaiyak ng anak ko. Binigyan din ng binata ang huling salita. At huwag mong kalimutang dahilan siya ng gamit. Ipapasundo kita sa driver. Mabilis na ibinaba ni Chantal ang telepono at hindi magkantatuto sa pag-uutos na ihanda ni Helen ang mga gamit ni Jane. Hindi gustong aminin sa isip na somehow ay ang anak ang ugnay niya sa binata. Sino ang batang yan, Jacob? Manghang tanong ni Priya sa tagpong inabutan niya sa lanay. Dumating ito sa mansyon na malamang hindi papasok ang binata at naroon lang. She's my daughter, Jane, sagot ni Jacob sa nagmamalaking tinig. Daughter? Hindi makapaniwalang sigaw ng dalaga. Samantalang sa loob ng relasyon natin ay takot na takot kang magkaanak sa akin. Tapos heto at mula sa kung saan ay may lalabas kang anak? Nagkipit ng balikat si Jacob. Ibinigay ang titer sa anak. She was conceived before I met you. Hindi makapaniwalang nakatitig sa bata ang dalaga. Kanino? She asked calmly. Hindi mo kilala. Nasaan na siya ngayon? Bakit hindi mo siya pinakasalan? Sa pagkakataong ngayon ay hindi niya maisip na si Camille o Lorraine Montefalco ang ina ng bata. Sa party sa villa ni Jake ay narinig niya mula sa grapevine na si Jacob ay anak ni Jake Montefalco. Nagsasabi ng totoo ang binata na sabihin itong pinsan nito si Camille noong unang magpunta rito ang dalaga. And now, nagsisisi siya na hindi siya naniwala dito. Iyon ang dahilan kung bakit sa galit sa binata ay tinanggap niya si Edwin noong araw na iyon at may pakiramdam siyang alam ni Jacob ang tungkol sa kanila ni Edwin. She could swear she saw someone familiar close her bedroom door noong araw na may nangyari sa kanila ni Edwin. Subalit, iyon din ang huling pagkakataong pinahintulutan niya si Edwin na gamitin siya. She couldn't afford to lose Jacob. Pero pagkatapos ng araw na iyon, ay nahirapan na siyang abutin ang binata. Maya-maya pa ay may naisip siyang bigla. Marahil ay magagawa pa niyang ibalik sa dati ang relasyon nila ng binata. Lumuhod sa tabi ng bata si Priya at nilaro ito. Si Jane ay napatingin sa dalaga. Hello baby, come to Tita Priya. Sa sobrang miss ng bata sa ina ay inakala niya na ito si Chantal. Sumama ang bata rito and smiled. Hindi ko akalaing marunong ka magpangiti ng bata. Bulalas si Jacob na noon lang nakitang umiti ang bata mula pa kahapon. Inilalayan ito ang anak habang itinataas ng dalaga. From a distance, they look like a loving couple. At iyon ang dinatnan ni Chantal na nasa loob na ng bahay at palabas sa lanay kung saan naroon ang tatlo. Nahinto sa paglabas sa salaming pinto ang dalaga. Tila siya tinarakan ng patalim sa dibdib sa matinding selos at takot. Inaagaw ng babaeng iyon ang anak niya. Sa sulok ng mga mata ni Jacob ay nakita siya nito. Agad itong tumayo upang salubungin si Chantal. Subalit agad tumalikod ang dalaga at mabilis na lumakad patungo sa gate. Chantal, wait! Habol ng binata. Inabutan siya nito sa may garahe dahil hindi agad siya nakaraan sa nakaharampang kotse na sumundo sa kanya. Bitiwan mo ko! Wika niya sa nanlilisik na mga mata. I'll send Helen para may mag-alaga sa anak ko. Pero ito ang tatandaan mo, Jacob Montefalco. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. And believe me, hindi ako natatakot sa inyo. Chantal, calm down. Muling hinawakan ni Jacob ang braso niya pero marahas niyang binawi iyon. I will not allow any dumb woman para alagaan at ang kininang anak ko. Tumaas baba ang dibdib niya sa matinding galit. Dumb him. Pinapunta siya rito para alagaan ang anak niya while they probably would have sex in the middle of the day. You don't understand? Of course, agap niya. Hayaan mo ni Chantal.
a stupid provincial woman who fell for her Van Damme lookalike. Sarcastico niyang wika, ines at galit na siya. I will get my daughter back, Jacob. Dadalhin ko sa korte ang bagay na ito. Naningkit ang mga mata ng binata sa huling sinabi niya. You can't expose my daughter in this kind of trouble. I will not allow it. Alam mong kaya kong hindi makarating sa korte ang lahat. Yeah, of course. Itinaas niya ang mukha sa nangahamong paraan. With yours and Jake Montefalco's money. Ginamit na niya minsan sa akin ang pera niya. Pero ito ang titiyakin ko sa inyong mag-ama. You can both use your dumb money and I'll have the press. Pagkasabi ni Yoy, mabilis na tumalikod ang dalaga. Si Jacob ay tinulos sa kinatatayuan. Tama ba ang narinig niya? May kinalaman ba ang kanyang ama sa pagkawala ni Chantal noon? Iyon ba ang ina ng bata, Jacob? Wika ni Priya mula sa likuran. Wala sa loob na tumango ang binata at lumingon. Nasaan ang anak ko? Ay, hindi malaman ni Priya ang sasabihin. Mabilis ang pagbangon ng kaba sa dibdib ni Jacob. Iniwan mo ang anak ko? Sindak na tong sigaw at halos takbuhin ang pabalik sa lanay. Mula sa loob ng mansyon ay natanaw niya sa salamin na nasa gilid na ng pool si Jane. Gumapang ang sindak sa katawan niya at sa mismong mga mata ni Jacob ay nahulog sa swimming pool ang anak. Please no! Jane! Halos gusto niyang mamatay na lang sa labis na takot. Tinalon niya ang pool na ang lugar na kinabagsakan ng anak ay 8 feet ang lalim, ang pinakamalalim na area dahil nasa gitna. Nasa bottom na si Jane na abutan niya. Mabilis niyang sinisid ang bata at tinala sa ibabaw. Hindi na niya maalala kung sino-sino ang tinawagan niya para tumawag ng ambulance o ihanda ang kotse o tumawag ng doktor. Binigyan niya ng first aid ang anak, giving the baby a mouth-to-mouth resuscitation. Baby, sweetheart, no please! Nagpapanik niyang ushal in between pumping air and she's so small na napakahirap gawin ang ginagawa. He's so scared now dahil hindi pa rin nagkakaroon ng malay ang anak. Hindi alam ni Jacob kung tubig o luha ba ang dumadaloy sa mukha niya. Sa loob ng kotse, Jacob drove like hell. Maya at maya din ang tingin niya sa anak na hawak ni Priya. Sa pagitan nila at ng ospital ay maraming sadali at kahiblang pag-asa. Si Chantal ay nasa loob ng ICU. Walang hinto sa pagdaloy ang luha na tila ba maging siya ay nasa bingit ng kamatayan habang nakatitig sa anak na nasa kamay ng mga bihasa at kilalang doktor. Naroon din si Jacob sa di kalayuan na halos hindi humihinga. He would have traded places. Hindi niya kayang patawarin ang sarili kung sakaling may shit ni hindi niya kayang isipin man lang. Napatingin siya kay Chantal na hindi niya ito malapitan. He wanted so much to hold her, yakapin ito at haluin. Pero paano nga ba niya gagawin iyon? Sa nakikita niya, sandali na lang ay bibigay na ang katawan nito. Maya-maya lang ay isang doktor ang humarap. Parehong gumalaw sa kinatatayuan ang dalawa at parehong nakatitig dito. She will be fine, Jacob. Wika nito sa kaibigan nang umiti. He was still all wet at kung hindi kilalang pamilya ay hindi ito makakapasok ng ganoon sa ICU. Kung paano ay hindi ko may paliwanag. Some strange things happen that medicine couldn't explain. She was almost blue na makarating kayo dito. Perhaps your first aid did well. Bago pa pakawala ni Jacob ang paghinga, ay dinalawang hakbang nito sa Chantal na bumuway at unti-unting bumagsak. Wala kang karapatang gawin iyon. Hiyaw ni Jacob kay Jake. Halos maglabasan ang ugat niya sa leeg sa matinding galit. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama ng panahong iyon. Ang hirap sa iyo, Montefalco. Ang akala mo, kaya mong hawakan sa kamay mo ang lahat. Na pati buhay ko ay pinagdidesisyonan mo.
wala kang kaibahan kay Michael. Naglabasan ang ugat sa mga kamay ng binata sa matinding pagkuyom. Ilang araw ka noon sa San Diego, and God knows how long you have bedded her. We were on verge of scandal. Nakasunod lagi ang press sa atin noong panahong iyon. One was even spotted at airport. At kung hindi ko pinagana ang pera ko, ay sinundan ka na ng mga iyon sa San Diego. At pagkatapos ay ano, panibagong problema na naman ang dadalhin mo? Problema? Hiyaw ni Jacob. Hindi ko din nala ang problema, Montefalco. Ikaw ang ugat neto. Ikaw! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jake. He looked at his son wearily. We are back on that again, ha Jacob? At hindi na marahil ako makakaahon sa bagay na iyan. Ipapabaon nyo hanggang sa aking kamatayan ang kasalanang hindi ko sinadya. Nang hindi agad sumagot si Jacob, ay nagpatuloy si Jake. I have asked everyone's forgiveness, gayong kung tutuusin ay wala sa akin ang malaking bahagi ng kasalanan. It is very ironic that one forgives but doesn't forget. And I surely couldn't blame your mother, could I? Hindi mo rin gagawin iyon. Ganoon din si Jana. Kaya ako ang naging receiving end. I have so much respect for Jella, Jacob. But don't you think it's unfair to put all the blame on me? May mangukha ng binata. Ano nga ba ang sasabihin niya? Jake was right in one way or another. Matagal na niya itong pinatawad. Pero siguro nga, hindi pa din siya nakakalimot. Umakbang siya palabas ng opisina ng ama. Jacob, tawag nito sa kanya. Huminto siya pero hindi lumingon. Wala akong pakialam kung mahirap ang isang babae. My wife had no penny in her wallet nang pakasalan ko siya. But she was an honorable woman. Alam ninyong lahat na isang bagay lang ang hindi ko maaaring tanggapin sa isang babae. And I'll be damned if I break the rule kahit na sino sa inyong mga anak ko. Chantal is a fine woman. Nilingon niya ang ama at hinintay na pasubalian ito. You know I can check her out. Naningkit ang mga mata niya. Damn you, Jake Montefalco. Anak kita, and you are bound by the rule. Nakangiting wika ni Jake sa anak. Samantalang, sa ospital naman, anong ginagawa mo rito? Bunga de Chantal na paglabas niya mula sa loob ng banyo ay naroroon si Priya. Nasaan ang nurse na iniwan ko? Lumabas siya nang pumasok ako. Wika nito sa composed na tinig. Sa kabila ng lahat, Chantal bitterly admired the woman. Tall, beautiful, and glamorous. Lahat ng suot nito ay designer's label. Wala kang karapatang lapitan ng anak ko. Muntik mo na siyang mapatay? Alam mong aksidente ang nangyari. Depensa ng dalaga. Iyon ang lumalabas. Pero alam mong nasa swimming pool kayo, di ba? Bakit mo iniwan ang anak ko? I never thought that she would. Nauutal na sagot neto. Malayo pa ang pool mula sa lanay. Ilang beses kong iniisip kung mararating ba agad ng anak ko ang swimming pool sa pamamagitan lang ng paggapang. Gayong, saglit lang kami nag-usap ng ama niya. Naniningkit ang mga mata niya sa pinipigil na galit. Mag-iingat ka sa sinasabi mo? Wika ni Priya na bahagyang napatawid ng tayo. Tinalo mo pa ang detective sa mga sinasabi mo ah. Kahit si Jacob ay alam na aksidente lang ang lahat. Bulagi yun eh, sarcastic kong sagot niya. Anyway, lumabas ka na. Hindi kita kailangan dito. Huwag mong guluhin ang buhay namin ni Jacob sa pamamagitan ng batang yan. Wika ni Priya na paismid na sinalyapan ang natutulog na bata. Malimit sabihin sa akin ni Jacob na hindi niya gusto ng commitments. He doesn't want to be dropped with a child. Siniguro niya ngang hindi kami magkakaanak. Ang sa inyo'y isang aksidente, hindi sinasadya. He told me so. Lumate ang sakit sa dibdib ni Chantal. Naalala ang unang pagkakataon sa library.
Hindi niya iyon naiintindihan noon. But Jacob was trying to take something from his pocket. Ang tanging naroon lang ay ang walang lamang pakete na hindi naman niya pinagkukulan ng pansin. Pero bakit gustong kuhanin ni Jacob ang bata? Nakita niya ang mukha nito habang tinititigan si Jane sa ICU when she was out of danger. Natitiyak niya, love and tenderness ang nakita niya sa mga mata nito. O baka naman, iyon ang gusto niyang makita sa mga mata nito, kaya iyon rin ang iniisip niya. Baka after all, relief ang nasa mukha ng binata dahil nakaligtas sa panganib si Jane. Get out of her life, Sean, whatever your name is. Huwag mong gamitin ang bata kay Jacob. He's an honorable man at... Hindi na ito naituloy ang sasabihin sa pagbukas ng pinto at sumungaw si Jacob. Go on, Priya. Gusto kong marinig ang iba mo pang sasabihin. It was spoken quietly pero alam ni Priya kung gaano ang galit sa ilalim ng tinig. Itinaas si Priya ang mukha at lumakad patungo sa pinto saka lumabas. Chantal couldn't find fault with the dignity Priya showed. Ano ang ginagawa mo rito? Baling niya kay Jacob nang may sara ang pinto. Anak ko, ang batang iyan, Chantal. Karapatan kong tingnan siya. He said calmly at sinulyapan ang natutulog na anak. Muntik na siyang mamatay nang dahil sa'yo. Parang patalim sa dibdib ng binata ang akusasyon. That's unfair. Wala akong pakialam. Iwan mo na kami. Chantal, wika nito na umakbang palapit sa dalaga na mabilis tumayo. Please, hindi ba tayo pwedeng mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan, Jacob. Huwag mong kunin sa akin ang anak ko. You will have to kill me first. Determinado niyang sabi. Chantal, I love you, he declared huskily. Bagyang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Her heart is suddenly beating so fast. Sinikap niyang ikalma ang sarili at baliwalain ang narinig. The most overrated declaration. Don't waste your breath, Jacob. Hindi ko alam kung ano ang dahilan na interest mo sa anak ko, pero hindi ako papayag na hawakan ng kahit sinong babae ang anak ko. She almost died because of your woman. She wasn't my woman. She made herself available when... Oh, please. Hindi ako interesado sa inyong dalawa. Hindi mo kailangan magsinungaling. She told me that you didn't want to be burdened by a child. Maliban sa'yo, Chantal, sa anak natin. Humakbang ito papalapit hanggang sa halos isang dangkal na lang ang pagitan nilang dalawa. Wala nang maurungan ng dalaga dahil hospital table na ang nasa likuran niya. I want you in my life. Kayo ni Jane, he said tenderly. Don't do this, Jacob. She's breathless at sunod-sunod ang tibok ng dibdib niya. Nagpapanik ang isip sa tamang sasabihin. Alright, hindi ko na siya ilalayo sa'yo. Malalaman niyang ikaw ang ama niya. You can have your visiting rights, but please, don't tell lies. Marahas niyang itinulak ang binata at humakbang patungo sa pinto. Take your time with your daughter. I hope na wala ka na sa pagbalik ko. Pinihit niyang siradura upang lumabas na magsalitang muli si Jacob. Shane, please, makinig ka naman. Marahas ang ginawang paghinga ng dalaga at saka lumingon. Anong sinabi mo? I said listen, bakit hindi mo pakinggan ang mga sasabihin ko sa'yo? Anong tinawag mo sa akin? Halos hindi siya humihinga. Nakaringgan lang ba niya iyon? Shane, bakit? Nagsasalubong ang mga kilay ng binata sa nalilitong mukha niya. Sinong Shane? Her heart is beating fast, nabulong na lang na lumabas ang tanong niya. Iyon ang tawag ko sa'yo since you were 15. Pero bakit? Nagkipit ng mga balikat si Jacob.
I once had a crush with my professor. She was married though. Ang pangalan niya ay Chantal Ain at pinayagan niya kaming tawagin siyang Shane. I adapted the nickname para sa'yo. Her eyes started to sparkle. And you love me? Love you since you were 15. Remember the day my grandmother died? Wala sa loob na tumango ang dalaga. Paano nga ba niya malilimutan ang unang pagkakataong una niyang nasilayan ang binata? I have kept on loving you secretly, but you were so young. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Puno ang isip ko noon kung paano paluguran si Michael. I was so busy sa kumpanya pero sinisikap kong umuwi ng San Diego kahit walang dahilan para magtungo roon. I wanted to see you and I love you still and will always love you. Ain't that enough declaration? Annie na binata. This time, he was smiling. That afternoon sa library, when I made love to you, dugtong ni Jacob, impatiently waiting for her next words. You called me Shane. Perhaps, and I don't remember. He held her closer, hinawakan sa mukha at itinaas. But I know it was you under me, that when I buried my flesh deep inside you, I know you were hurting. That's why you said you're sorry? Putol niya, her eyes like a moonshine. Did I? Masuyo na itong hinawakan ang pisngi niya. But I was only sorry that I caused you pain. Hindi ako nagsasorry na inangkin kita. I know that now. Itinaas niya ang mga kamay sa leg ng binata. And I love you, Jacob. I have always loved you and adored you. The last time I checked, it was Van Damme you love. Panunokso na binata. His hands trailed down to her neck and lower to her breast. Damn, Van Damme. She grinned at mabilis na hinawakan ang kamay ng binata. Nasa hospital room tayo. So, we made it in a dark room counter. Bakit hindi dito? This is a private suit. Nakangising wika ng binata na inilak ang pinto. Pagkatapos ay sinulya pa ng anak. I doubt kung magigising si Jane. And I hope that this wall wouldn't crack. Tinapik neto ang hospital wall. Jacob! He silenced her protest by crushing her mouth with his lips in a hungry kiss. Then, she shoved her to the wall. Gustong magprotesto ni Chantal, pero muli ay nawala sa isip niya iyon. Jacob was so wild and she's lost. Jacob was unsnapping her jeans nang umungol si Jane. Mabilis na naghiwalay ang dalawa na tila ba mga guilting teenagers. Parehong sumandal sa dingding at nakatitig sa batang nagtangkang bumangon. Don't ever do that again, sweetheart, he said hoarsely. Nilapitan ng anak at hinagkan sa noo. You could never have woken up at the wrong time. Isang tawa ang pinakawala ni Chantal. Sexy and husky laugh. Umupo siya sa tabi ng binata. Her fingers softly trailed the muscle of his arms, evoking erotic caress down to her thighs, almost touching the still swelling flesh beneath his blue jeans. He groaned in anger and frustration. You'll double pay for that. Okay, I can hardly wait for that, nakangiting wika niya. Hindi niya akalaing magiging maligaya siya ng araw na iyon at ng mga sumunod pang araw. Tinupad ni Jacob ang mga pangako nito sa kanya na iingatan at aalagaan siya at ang kanilang anak. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nagpakasal na din sila at nagsama ng maligaya.